Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang mga trending sa social media at maging po sa mainstream media. Pag-usapan natin yung mga kwentuhan dyan sa kanto. Lahat po ng kwentuhan. Hiwalayan! At iputan ng sa ulo. Mga iniputan dyan. Pag-usapan na natin. At saka yung mga pumatol sa betka. Iniwan ang jowa dahil sa betka. Pag-usapan na rin natin yan. At syempre, unang-unang pag-uusapan natin, ha, una sa lahat, itong kay Yorme. Ngayong araw na ito, kumalat po ang balita na si Yorme daw ay magiging host. Ito ay lumabas at marami hong nagtatanong kung confirm ito. Mamaya pag-usapan natin yan. Ha. Pag-usapan din natin yung mga naku, may bago na namang kamalasang inabot tong Naiya Terminal 3. Hayop talaga. Naku po, talaga nga naman oo. Wala talagang katapusang brown out. Grabe. Bagong Pilipinas, bagong brown out. Oh, siyempre pag-usapan din natin ha yung may magandang ginawa ang DMW. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Siyempre, pag-usapan din natin yung may pinalaya na naman, patay tayong bata. Lahat na lang pinalalaya. Ah, pagbabasura. Naku po, wala talaga. Dito sa Pilipinas, malapit na. Malapit na talaga ito si Dilima. Sigurado tayo dyan. Makakalaya na. Oh, sabi ko sa inyo, bagong Pilipinas, bagong kalokohan. Ito pa, oh. Ako, mga nangyari naman dito, mga krimen, pag-usapan natin, ha. At syempre, walang katapusang awayan ng Itbulaga. Mukhang magkakademandahan na. At syempre, yung sa LTO, yung hearing sa LTO, pag-usapan natin din yan. Naku po, grabe. Grabe yung hearing na yan, ha. Malaki hong mga kabalastugan ng, ewan ko itong sekretary natin sa DOT. Ha? Talagang kabaligtaran ng mga nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte. Kaya, ewan ko. Sama-sama na talaga kayo. Wala talaga kayong dapat lahat kayo mag-resign dyan sa DOTR. Mga mahihinang nilalang, kawawa ang bayan natin. Sabi naman ng Tanso. Ikaw na maging presidente, ikaw magaling eh. Ingit-pikit, ganun. Anyway, simulan na ho natin. Dito sa balitang lumabas na ngayon host na po si Yorme. At alam nyo po dahil ho doon minessage ho natin si Yorme. Sabi ko kay Yorme, totots ba? Actually, alam ko na po na talagang siya ang mag-host ng Itbulaga. Alam ko na po nung isang araw pa. Hindi ko lang mabanggit dito, syempre. Sabi niya sa akin ni Yorme, secret lang yung secret. Okay. Pero siyempre, binigay ko yung aking opinion. Sinabi ko talaga sa kanya yung opinion ko tungkol ho dito sa Itbulaga na to. Sinabi ko rin sa kanya yung sabi ko, Yorme, mukhang mukhang delicate siya. Mukhang delicate siyang discarte mong yan. Ha? Sabi ko, mukhang hindi ata makakatulong yan sa karir ninyo, sinabi ko. Hindi, totoo, honest ako. Honest naman ako kay Yorme. Hindi naman ako yung tipo ng bumubuntot o naging kaibigan ng isang politiko tapos yes man. Alam mo yung yes man? Oh, God, yung brand! Panalo yan! Yung ganung kagad. Hindi. Sinabi ko talaga kay Yorme, mukhang delicate siyang desisyon yun yan. Mukhang hindi maganda yan. Tapos binaliwanag ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, Yorme, yung awayan ng tape. Sabi niya sa akin, na-explain naman niya sa akin yan. Sabi niya, ang totoo niyan, kami lang naman ay mga artista. Ito una-una, kaya ako tinanggap ito. Kasi alam mo naman na first love ko ang pag-aartista. Dati akong artista at binabalikan ko yun dahil wala na ako sa politika. Ano ba sinabi ko sa mamamayan, di ba? Ang sinabi ko sa mamamayan, retired na ako sa politika, di ba? So, yun ang sinabi niya. So, anong ibig sabihin po nun? Wala na ho talaga siya sa politika. At ito na ho showbiz ang kanyang first love, kaya niya pagtutuunan ng pansin yan.
Ako naman, naintindihan ko naman. Trabaho lang para sa kanya. At sabi niya nga, ang importante naman sa akin, yung kaligayahan na madadala o mabibigay natin sa mga kababayan natin. Yung issue ng legality, hindi na namin problema mga artista yan. Problema na yan ng tape at saka ng TBJ. So kami, trabaho lang. At sabi ko nga, sabi niya nga sa akin, parang at least dito, ako yung politikong nag-retire at walang ninakaw at nagtatrabaho uli para magkaroon ng income. Which is totoo naman, di ba? Alam niyo yun, parang sabi ko nga sa sarili ko eto si Yorme, sa totoo lang, kung ito naupo sa Maynila at nagnakaw, yung sinasabi ng iba dyan, alam mo na may mga tansong bobo hindi na yan, magkukuyakoy na lang yan, mamamasyal-masyal na lang yan. Pero bakit nagtatrabaho siya, bakit meron pa siyang Scott Media na kung saan marami siyang content, na pwede naman siyang umupo na lang, di ba? Pwede naman siya, kung nagnakaw siya, uupo na lang siya, bahala na kayo sa buhay niyo, mayaman na ako. Di ba? Maraming ganyan yung wala nang ginawa pagkatapos na kumandidato at natalo. Umupo na lang sa bahay. Etong si Yorme, ito, nagbablog, di ba? Nagpatuloy sa Scott Media, nag-aartista uli. Ibig sabihin, normal na tao si Yorme. Yun ang ano dito, normal na tao siya na kailangan niya ng trabaho. Diba? Kailangan niya ng trabaho after niyang magpolitiko. Kasi nga, wala ho siyang kinamkam bilang isang mayor. Yun ang manang maganda doon. Kaya lang, sabi ko nga, Yorme, medyo controversial yan. Yung pinasok mo, baka maano ka dyan, mabash ka dyan. Siya naman, opportunity to bilang isang artista. Yun ang sinabi niya. Opportunity to bilang artista. 'Di ba? Kung ikaw nga naman artista, inalok ka ng isang project, 'di ba? Wala ka nang pakialam kung ito ba ay may problema sa mga dating nito. Basta ikaw magtatrabaho ka lang. 'Yun lang naman ang sinabi niya. Yung bash, sabi niya, sanay naman ako, politiko na ako noon pa, matagal na akong binabash. Sanay naman siya doon, 'di ba? Although I'm not saying I am changing my opinion with Itbulaga, I still believe Itbulaga must change their name. Ako talaga, problema ko dyan yung mga halusos. Problema ko pa rin yan hanggang ngayon. Dapat talaga galangin nila ang TBJ. Ang mga halusos, ang Tape Incorporated, dapat galangin ang TBJ. At dapat ibigay nilang Itbulaga. Sa katunayan, sinabi ko nga kay Yorme, Yorme, baka naman pwede mo sabihin sa mga boss mo dyan na palitan na yung pangalan na Itbulaga. Yan ka pala mukha ko, no? Kala mo kung sino, no? Sabi ko talaga, Yorme, baka naman pwede sabihin nyo yung mga boss dyan na palitan na lang yung pangalang Itbulaga. Di ba? Ang dami naman pwede. Sabi nga ano iba, Eat Entertainment. O di ba? Parang that's entertainment. Ganun ba? Pwede naman ganun Wag na lang Itbulaga. Ako, hindi ho nagbabago ang aking pananaw pagdating ho sa mga halusos. Mali pa rin ho talaga yung ginawa nila na pinagpatuloy yung pangalang Itbulaga. Ako nga, wala nga akong pakialam sa mga nakaraan . I mean ko, ano yung problema ng TBJ at Itbulaga ng tape? Problema nila yun, di ba? Problema na nila yun. Huwag na tayo makisaksak dun. Pero yung sa akin lang talaga yung major concern ko dyan, yung paggamit ng pangalang Itbulaga. Sabi pa nga ano iba, so paano yan, Banat Bay, pag nagkasabay, ano papanoorin mo? May pag ganun-ganun pa . O paano yun, ano papanoorin mo, Banat Bay, pag nagkasabay ang Itbulaga Kabuso at Itbulaga TV5? Alam mo, sagot ko, wala akong panoorin. Tulog ako Paano nanonood ng tulog? Itbulaga na. Diba? Paano ako manunood ng Itbulaga? Pambihirang buhay, Ireo. At pangalawa, kahit gising ako, wala akong telebisyon. Wala akong kabol. Wala akong cable. Ang meron lang ako, Netflix. Kaya hindi ko talaga panunoorin. At saka hindi ako mahilig ho sa... Pasensya na, totoo naman. Hindi ako mahilig sa mga noontime show, 'di ba? Yung nanonood ng ganun, medyo
Ayoko kasi talaga manood ng TV, yung local programming. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tagal ng commercial. Nababato ko sa commercial eh. Kahit nga po sa news, hindi ko pinanonood yung live, yung mismong live na eksaktong live. Pinatatapos ko muna yung news bago ko panoorin yung live stream nila sa YouTube. Kasi gusto ko pino-forward ko pagka commercial eh. Aya, ako, I will support Yorme because naging kaibigan na. Yun lang. Because kaibigan ko yung tao. So, susuportahan ko siya. Pero it doesn't mean I support the decision of tape. Hindi ko susuportahan ang decision ng tape. Tsaka wala naman akong silbi. Wala naman akong bilang eh. Huwag na ako magmagaling. Kasi po, pero may mga nagsasabi. Ano, sino susuportahan mo? Alam mo, sagot ko sa low blow ko, does it matter? Hindi, totoo. Does it matter kung ano suportahan ko? Wala naman akong bilang. Ano ba yun? So, ako, susuportahan ko si Yorme kasi kaibigan ko yun. Hindi, kinukonsider ko na rin kaibigan yun kasi, di ba, meron kaming programa sa Scott Media. So, support ko siya. Okay yan, sige. Umakting ka, acting ka ng acting dyan. Eh, yun ngang pelikula niya, hindi ko pinanood eh. Hanggang atin-atin na lang to, hindi ko pinanood yun eh. Yung naging Ninoy siya. Support lang ako as a friend. As a friend, kape kami. Grabe addict ni Yorme sa kape. Well, tuwing pumupunta ako doon, ang haba ng taping namin eh. Ang aga-aga pa, ang haba-haba ng taping. Baka mapanood ito ni Patrick. Si Patrick kasi yung anak niya yung boss eh. Boss namin doon sa Sweet Dreams ng Mocha Girls. Siya ang boss doon. Eh, ang aga-aga na, ang aga-aga magpa-call time. Natutulog pa ako call time. O sige na nga, o di pupunta ako. Nung pagdating no, bangingi ako. Tapos tatawagin ako ni Yorme. Bye, hindi ka. Kape tayo. O di doon ako nagkakape. Ang tagal namin nagkakape doon. Nagkikwentuhan, lahat pinagkikwentuhan namin. Doon lang siya nagkokomento ng politics. Pero hindi ko pwedeng sabihin kasi ayaw niya na mangialam sa politics eh. Diba? Lagi niya sinasabi na kinukut siya ni Mark. Hindi, lagi kasi siya kinu-quote ni Mark, di ba? Nasabi niya, tingnan niyo na, sabi ni Yorme, suporta ng gobyerno. Siyempre, yun ang sasabihin niya yung public. Pero kung alam lang ninyo yung mga sinasabi niya tungkol ngayon, naku po! Baka mag-tumbling-tumbling kayo. Siyempre, hindi maganda, di ba? Kasi natalo na siya. So, hindi siya magandang mag-komento ng hindi maganda sa administrasyon ngayon. So, ang sasabihin lang niya, suportahan natin. Hindi, walang biro ito. Kung hari, may tatanong ko. Siyempre, naalam ko eh. Eh, siya yung parang, ano ko eh, presidente ko, di ba? Supposedly, siya yung in-endorse ko. So, tinatanong ko sa kanya yung mga bawat issue, di ba? Sasabihin ko sa kanya, Yorme, ano masasabi mo dito sa pag-angkat ng asukal? Yan, sasabihin siya. As in, sasabihin niya lahat. Alam mo, ganito sa Maynila, ginawa namin ito. Yan, ganyan. Oh. Pero definitely, hindi magandang pakinggan kung manggagaling sa kanya, 'di ba? Hindi ano, baka isipin bitter pa siya eh, baka kaya hindi niya siya nagsasalita. Lahat ng komento, ano masasabi mo sa criminality na nangyayari? Tinatanong ko lahat siya diyan. Kung ikaw presidente, anong gagawin mo? Kwento naman siya. Oh. Pero habang pinakikinggan ko, isa lang ang masasabi ko pag nakakausap ko siya at nagkakambi kami. Alam mo na isaisip ko. Sayang talaga. Yan talagang naiisip ko lagi eh. Na sayang talaga at sana binigyan natin ng tsansa, di ba? Ay nako. Anyway. Ito ngayon na nangyayari, ha? Dahil nga sa sabi ng alam mo, nag-i-enjoy ako sa Itbulaga eh. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman sa idolo mo. Alam mo 'yun, pero idolo ko na nga. In a way, okay? Ako kasi whenever I watch
So nga rin, Netflix, whatsoever. Ang pinakapaborito kong mga pinapanood yung mga true to life story, minsan documentary. Kasi pag true to life story, you would learn a lot of things. Doon sa mga taong nag-succeed at sa mga taong nag-fail. Marami kang matututunan dyan eh. Diba? Sabi nga nila, learn from your mistake. Diba? It's good to learn from your mistake, but it's better to learn from the mistake of others. So yan yung lagi kong tinitingnan. Alam nyo sa TVJ, si Tito Vic and Joey, para tumagal ng 44 years sa industriya, eh, may wisdom doon. Alam mo yun, may marami kang wisdom na mapupulot doon. Paano ang isang artist na kailang presidente na dumaan, na kailang programa na nakasabay, kalaban, di ba? Ang nakasabay nila, eh hindi sila natataob. Siguro, ewan ko ha, baka, I'm not sure, pero possible na sila ang longest running program sa television, di ba? Amidst the changes ng dynamics ng television at saka ng social media, na retain ang Eat Bulaga. Eh that is something na mapupulutan mo ng aral. Kaya napaka interesado ako dun sa mga stories na kinikwento ng Tito Vic and Joey ngayon kung ano yung nangyari sa Eat Bulaga. Diba? Alam mo, kung makikita mo nga, may pattern. Kasi, alam mo yun, I'm also trying to look at yung side ng mga halusos. Baka naman tama talaga itong mga halusos. Iniisip ko rin yun eh, diba? Kasi ayoko ng panatiko na, ah hindi, kasi porket idol mo yung TBJ, sila na lahat ang tama, diba? Tinitingnan ko, pinakinggan ko yung kanilang mga punto, kanilang mga pagtatanggol sa sarili nila. Tinignan ko rin yun, pinakinggan ko din yun. Alam mo, if there is one thing na na-conclude ko, sa lahat ng mga nag-host at nag-resign, di ba? Sa Eat Bulaga, yung dating Eat Bulaga, eh, lahat sila consistent yung mga sinasabi. Ibig sabihin, alam mong hindi nagsisinungaling. Kasi tama lahat eh, yung mga sinasabi nila. Pare-pareho sila, pagbawas ng sahod, may mga gustong tanggalin, di ba? Kaya kita mo talaga na may family nang nabuo doon sa Eat Bulaga. That maybe isa sa mga sikreto nila, di ba? Kaya nga po alam nyo, segue tayong konti ah. Nalulungkot ako. Nalulungkot po ako dito sa isang vlogger na napanood ko na sobra niyang tinitira yung mga kapatid niya at kamag-anak niya. Ito hong si... Ito ayoko sanang i-bring up kasi pareho ho yung artist ko at saka siya ay pareho hong nasa ilalim ng iisang sponsor, yung The Icon Clinic. Kaya as much as possible, ayoko sanang magsalita tungkol dito kay Tony Fowler. Kaya lang foul na talaga eh. Hindi maganda sa akin ha. You are an influencer. I understand na nagpapakatotoo ka lang, 'di ba? I understand na you are, ano mo 'yun? Kasi nagsabi mo nga na napapanood ko sa ilang mga TikTok na you are doing all of these things dahil sa anak mo. Yeah, lahat ng kabastusan, lahat ng pagpapasexy dahil sa anak mo. Okay, sige. I respect that dahil, alam mo, artist din naman yung artist ko rin naman. Hindi ko naman masasabing mga santo yung mga yun. Di ba? Nagpasexy rin naman itong mga artist ko. Hindi ko rin naman sila masisisi. Kaya lang ang pinakaayoko sa part nung kay Tony Fowler, yung publicly niya nang binabanatan yung mga kapatid niya tsaka kapamilya niya. Di ba? Sa akin medyo... sinasabi niya kasi, di itakwil nyo na ako na nakamag-anak nyo, kapamilya nyo, itakwil nyo na ako, ganyan. Alam mo, Tony Fowler, pagsisisihan mo yan. Sinasabi ko sa'yo. Pagsisisihan mo yan, sinasabi mong yan dahil pagbalibaligtarin mo man ang mundo, kahit masama, ah, let's assume, totoo yung sinasabi mo, let's assume na masama yung kapamilya mo. Pamilya mo pa rin yan. Huwag mong kakalimutan, without them,
eh hindi ka lumaki. Kung inis ka, galit ka, kasi alam mo, normal naman eh. Normal na meron sa pamilya na talaga naman buisit. Meron sa pamilya naman na walang kwenta, hindi maaasahan, patay gutom, palamunin. Hindi, totoo yan, di ba? Ito, I'm just being real, okay? Yan ang totoong sitwasyon sa mundo na to. Hindi lahat ng kapamilya mo maganda kasama, di ba? Marami diyang kapamilya na mas demonyo pa sa kaaway mo. Di ba? But, ito lang sa akin. Don't ever forget, ha? Don't ever forget, isipin mo yung anak mo. Pag yung anak mo, nasulsulan yan ng kung sino mang mga demonyo sa paligid, eventually in the future, tumanda yan. At yan eh, lumaking nakikita niya yung nanay niya inaaway yung kanyang pamilya. Maa-adapt at maa-adapt niya yan. More than the, ganyan, sabi nga nila, the best teacher is not yung talk. It's really yung halimbawa. Diba? Yung pagiging halimbawa, eh malaking bagay yun. So, sa akin nga, sabi ko nga, ayoko na mag-comment sana dito kay Tony Powler, pero Paul na Paul talaga eh. Paul. Sabi nito isa, di sila talaga lumaki magkakasama. Oo, pero wag mong kakalimutan. Pari, pag samasamahin mo DNA niya, dugo niyan. Yun pa rin yun. Kaya nga, eto lang yan eh. The best pa rin yan if wala kang magandang sasabihin sa kamag-anak mo o di kaya sa kapatid mo o kaya sa magulang mo, wag mo na lang i-public. Ganun. Tinitira ka publiko. Binabanatan ka in public ng kamag-anak mo, kapatid mo, o magulang mo. Shut up ka na lang. Tumahimik ka na lang. Titigil din yun eh. At makikita ng tao na kagalang-galang ka kasi hindi ka naging balasubas at bungangera sa social media. Diba? Yan yung tinatawag na minsan kailangan mo na lang tumahimik at maniwala ka sa akin, ikaw pa ang panalo dyan. Pagka tumahimik ka, mapipikun yan. Alam mo kasi, eto ha, sabi nga nang napanood ko na isang preaching, sabi nga, alam mo, may mga taong meron silang addiction sa hate. Ang fuel nila para mabuhay ang kanilang soul o kanilang damdamin, eh gusto nilang laging merong kaaway. Laging gustong may ka-hate. Yun ang sinasabi ng isang napanood ko. Tama eh, di ba? Minsan talaga may mga ganun na pagka walang kaaway, eh lalo silang naririndi. Gusto mong asarin yung kamag-anak mo? Tumahimik ka, tingnan mo. Lalo mapipikon yan. Yung daldal ng daldal yung kalaban mo, yung putak ng putak. Tumahimik ka. Tingnan mo, bubulag tayan bigla. Tandaan niyo yan, gusto niyo matalo yung makalaban ninyo na pinuputakan kayo, tumahimik lang kayo. Maniwala kayo sa akin. Kayo, may mga kaaway kayo. Kasi pag pinatulan nyo, tuwan-tuwa yung mga yan. Maniwala kayo, tuwan-tuwa. Unless, tuwan-tuwa ka rin. Pareho kayong tuwan-tuwa. Yun. O kaya ginagamit mo for publicity, okay yun. Panalo yung ginagawa mo, di ba? Kung gusto mo for publicity o kaya eh gusto mo lang na may kaaway din, di mag-away kayo pareho. Yan o kaya, di ba? Ang problema ko lang dyan, pagka mag-anak na o pamilya na binamanatan, pag yan ipinatulan mo, may tendency talaga na gagayahin ka ng anak mo. Oo, maybe not now because you're doing right. What if someday something happened to you at hindi ka na nakapag-provide o di kaya, maniwala ka sa akin. Yung bata, tahimik lang yan. O kaya parang kinakampihan ka. Pero eventually, napupulot niya yung klaseng ganyang attitude. Hindi man niya i-apply yan sa'yo. Ia-apply niya yan sa labas. Ha? Yung attitude mo, ang gagayahin niya, hindi yung pangangaral mo. At gagayahin niya yan, kung hindi man niya ibanat sa'yo yan, ibabanat niya yan sa labas. Kung ikaw palingkera ngayon, yan din bang gusto mo maging matulad sa anak mo na palingkera rin pagdating sa labas?
Kung okay lang sa'yo na maging palingkera din yung anak mo, go. Di ba? Eh anyway, sinabi mo naman na mahal na mahal mo yung anak mo. Why don't you just teach her proper values kung wala ka mang values? Hindi, isipin nyo to ha. Kasi ang dating, ito ha, ito, ang dating. Hindi, ganito talaga ako eh. Wala akong ano ko eh. Ganito ako. Ikaw yan. Okay, sige. Yan ang packaging mo. Eh yung anak mo, gusto mo ganyan din? Ganun-ganun din sa labas. Oh. Diba? Kaya nga, kung talagang mahal mo yung anak mo, turuan mo ng mabuting asal. Not just, alam mo yun, ang pagtuturo niyan, be a good example. Yun lang. Kaya nakikita ko, ganun din ng anak niya. Ay, wag ganun, anharot. Wag naman ganun. Wag yung tinitira. Anak, bata-bata pa eh. Ah, salamat pala sa kape ha. Thank you very much sa in advance. Kung meron man, kung wala, edi ganun talaga life. Joke lang. Anyway, yun po ah. At bakit ko nasabi yan? Alam nyo kung bakit? Kasi nga ho, in relation with Itbulaga, if there's one thing na nagustuhan ko sa Itbulaga, alam mo ito ah, honestly ha, isa daw sa mga dahilan kung bakit medyo nagkaroon na ng problema, dahil meron daw gustong sisantihin ang mga halus-host na isang host na ayaw ng TBJ. Ayaw ni Tito Vic and Joey. Pinagtanggol nila isang host na yon. Kasi nga, ayaw nila masibak. Etong mga halus-host gusto sibakin yun. Ako actually, yung host na yon, ayoko yun eh. Hindi ko gusto yung gusto ko matanggal din yun eh. Walang kakwenta-kwentang host yun eh. Hindi ko nalang papangalanan. Hindi ko gusto yung host na yon. Gusto ko rin matanggal yun kasi ang pangit ng example ng bata na yun. Kaya lang, alam mo, nabilib ako sa TBJ kasi hindi nila sinibak. Pinagtanggol nila. Yun ang tinatawag nating family. Ang tawag ho doon, respeto sa kapamilya mo. Diba? Yun ang napakagandang values na ginawa ng TBJ at pinanindigan nila. And because of that, maybe one of, I'm not sure kung yun lang o isa yun, pero one of the reasons na kung bakit sila nagkaganunan ng halusos ay dahil doon. Diba? Parang sabihin na natin, somehow it cost them their jobs. And yet they stood doon sa kanilang kasamahan, kapamilya nila. Uy, pangtaho, maraming salamat. Kaya sa akin, napaka-importante ng values na yun na sana respetuhin naman ng mga halusos na sana i-retain naman, wag nilang kunin na yung pangalan na Itbulaga since they want change, real change, di ba? They want, sabi nga nila, they want to adapt to the new generation. Eh kung new generation pala gusto niyo ng change, edi pati yung pangalan niyo palitan niyo na. Di ba? Lagay na lang kayo ng mga ano diyan. Parang mga K-pop na pangalan, oh, K-pop pangit ganun. Si Yormi lang ang pugi, ganun. I mean, you want change, di ba? Baguhin nyo na pati pangalan. Change din naman pala pag-uusapan natin, di ba? Anyway, ito ang dating. Mukhang magkakademandahan. Kasi pag itinuloy daw, naku, may pag merong parang threat. Parang threat lang naman, ha? Ito. Panoorin nyo. Iginiit ng Cape Incorporated na sila ang may karapatan sa pangalang Itbulaga. Kung may iba raw nagagamit nito, handa raw silang maghabla. Nakatutok si Nelson Canlas. As far as the company is concerned, legally, we own the trademark, we own the show, we own the name. Ito ang giit ni Dapitan City Mayor Bullet Halusos, tagapagsalita ng Pamilya Halusos, na may-ari ng Tape Incorporated, ang producer ng programang Itbulaga. Sa panayam ng GMA Integrated News kay dating Senate President Tito Soto noong Abril, sinabi niyang pag-aari ang pangalang Itbulaga ng TVJ o Tito
Vic Soto at Joey De Leon na siya raw nag-imbento ng pangalan ng show. Pero sinabi ni Halos Host na dating nagsilbing chief financial officer ng Tape Incorporated, hawak daw nila ang mga papeles na magpapatunay sa ownership sa titulo ng show. Yun po yung sinabi sa akin kagabi ni Dad. No? Contrary to everything, sinabi niya, I approved everything. Binigyan ako ng listahan yan. There was different names that they thought of, pero my dad chose Itbulaga. At kung may ibang gagamit daw ng pangalang Itbulaga, handa raw silang maghabla. That's already trademark infringement, no? Hindi po naman namin pwedeng bitawan din yun. Hindi po namin pwedeng sabihin, out of respect, sige, gamitin nyo na lang. Meron po kaming rights eh. Kinumpirma ni Mayor Halusos na ipinatigil nila ang live airing ng Itbulaga noong May 31 dahil nakarating daw sa pamunuan ng Tape Incorporated na magpapaalam na ang TVJ sa programa noong araw na yun. Nasaktan kami because talagang itinuloy nila. And ang pangit pa dun, when it happened, pinapalabas nila that we kicked them out. We had to stop the airing nung time na alam namin na talagang lalabas sila because we wanted to negotiate with them still. It was sort of like a hostage taking kasi kung hindi namin ibigay yung gusto nila, ng grupo nila, they were threatening to leave. That's exactly what they did. 95% ng negotiations binigay na namin sa kanila. Hindi po totoo na nabawasan sila ng sweldo. Meron po kaming papel para ipakita yon na even till they left, wala pong nakaltasan na sweldo. Nakakalula rin daw ang gastusin ng show na gusto sana nilang ayusin. If we allow that to go on, mamamatay yung kumpanya. So we really had to make a corporate decision, a business decision to negotiate, not even saying, hindi namin sila tinanggal. Negotiate. Sabi namin, pag-aralan naman natin to. Let's review naman, mag-ano naman tayo dito. Let's communicate. No? Why don't we cut down a bit on expenses? Kasi medyo out of control na po eh. I cannot divulge the exact numbers, no? Kasi baka may magkakaligal battle. But malaki. Malaki talaga. If you, magugulat ka sa mga numbers that I would bring up. Panawagan ni Halos Host, bigyan ng pagkakataon ang mga nag-host ngayon ng Itbulaga na gusto lang naman daw magtrabaho at magbigay saya sa mga manonood. Pagbigyan nyo naman yung mga talents namin ng chance kasi naawa rin ako sa kanila. We have a duty to fulfill to GMA, to the people, na hindi po kami pwedeng mawala lang sa ere just because umalis ang iniwanan kami ng lahat ng host. May mensahe naman si Halos Host sa TVJ. Hindi lang po kami iniwan nyo eh. Hindi po yung tape eh. Pero tandaan nyo, yung mga taong nandoon with you for 44 years, yung iniwan nyo po kami, that's around almost 80 to 90 people of our employees, yung mga simpleng taon na gumagawa ng set, yung mga nasa likod ng lente, sana po before you made the decision to leave, naisip nyo rin po yun. Sinusubukan kuna ng GMA Integrated News ng reaksyon ang TVJ ukol sa mga pahayag ni Mayor Halos Host. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, Nakatutok, 24 oras. Eto nga, ang siste, mukhang magkakademandahan sila pagka itutuloy ng TVJ. Parang sinasabi nito, mukhang demandahan na mangyayari dito. Alam mo, ito lang masasabi ko dyan. Parang magiging network wars din to eh. War. Kasi syempre, itong GMA, i-interview ng i-interview pa ulit-ulit ang mga Halos Host. At ito naman TV5, todo-todo rin promote sa TVJ. So mukhang magbabanggaan talaga ang GMA at saka TV5. Mukhang banatan hong talaga itong mangyayari to. Exciting ho ito. Di ba? Exciting. Pero alam mo, ito lang masasabi ko. Alam nyo ho ba? Para ho sa kaalaman natin, ha? Na itong si Bullet, Mayor Halos Host, Bullet, ha? Siya po ay mayor. And yet, siya po ay
isa sa mga executive ng tape. Dalawa ang punto ko dito. Una-una, pag-usapan natin ang legality. Okay? Una sa lahat, meron tayong tinatawag na Local Government Code of 1991, Section 90. Ito sabi, all governors, city and municipal mayors. Kasama ko ba siya doon? Ulitin ko. All governors, ha? At saka city and municipal mayors. Kasama siya o hindi? Kasama, di ba? Are prohibited from practicing their profession or engaging in any occupation other than the exercise of their function as local chief executive. Napaka-klaro nun. Although may mga kume-question nun sa korte, pero I think napaka-klaro nung all governors and city municipal mayors are prohibited, pinagbabawal from practicing their profession, pagpa-practice ng profession, or engaging in any occupation. Pag sinabi mong any occupation, lahat ba kasama? Any nga eh. Any nga ba, Natbay? Pag sinabi mong any, kasama lahat. Any occupation. Other than, ito, dinagdagan pa. Other than the exercise of their function as local chief executive. Anong ibig mo sabihin ng other than? Sabihin, parang unless, di ba? Yung trabaho na yun ay nag-e-exercise. O sabihin, ginagawa niya ang kanyang function as a local chief executive, as a mayor. Ang tanong, meron bang relasyon ang isang mayor Bullet Halusos at ang pagiging mayor niya ng, I think, Dapitan, ha? Correct me if I'm wrong, Dapitan mayor. Ha? Kanyang function bilang mayor, meron bang relasyon sa pagpo-produce at pagtatrabaho niya bilang tape sa Itbulaga? Ayan, may punto dito. Paano si Tito Soto nung senator pa siya? Bagong PH, ang batas na ito ay Local Government Code. Ang ibig sabihin ng Local Government Code ay Local Government Code. Naintindihan. Ibig sabihin, ito yung sa LGU. Okay? Hindi ho ito yung sa national. Hindi ko alam kung merong batas sa national. Hindi ako sure dyan, ha? Kung merong batas sa national. Okay? Pero sa local government code, malinaw. Kaya nga, iyan ang unang questionable. Okay? First question ko yan. I don't know what will their, ano yung kanilang argument kung bakit pwede sa tingin nila. Hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam kung anong argument nila kung bakit may trabaho at si Mayor Bullet Halusos dyan sa tape. Ang linaw sa batas. Ulitin ko yung batas, ha? Unless may magsabi sa aking mali yung intindi ko sa batas. Kasi sabi dito, tanong nyo kay Kabutas. All governors, city and municipal mayors are prohibited from practicing their profession or engaging. Ano ibig sabihin ng engaging? Nag-i-engage ka in any occupation. Kahit anong okupasyon. Lian Orsine, maraming salamat. Done! Other than exercise of their function as local chief executive.
Di natin alam. Kaya nga, ito nga yung tanong ko eh. May batas na ganito. Ano kaya ang argumento ng kampo ni Mayor Bullet Halusos? Dapat malaman natin yan. Kung paano niya palulusutan ito. Kung anong dahilan niya at sinasabi niyang pwede yung ginagawa niya. Di ba? Hindi natin alam. Di ba? Pamana di ba yan, business sa kanila? Oh, still. Pwede ka naman, kaya nga sabi dito eh. Hindi nga sinabing, hindi ka na pwedeng maging businessman. Eh paano kung may negosyo, kala may benta mo yun. Ang sabi dito, engaging in any occupation. Ibig sabihin, kung ikaw inaandyaan, huwag ka nang umengage. Huwag ka nang mangailam. Huwag ka nang pumasok. Kasi tama nga naman, paano kung pinamana lang sa kanila ng tatay nila yun na meron silang trabaho, meron silang negosyo. Hindi naman ibig sabihin kailangan ko nang ibenta yung negosyo na yun. Ang sinabi dito, engaging. Yun ang unang tanong. Kaya nga gusto kong malaman, ako nagtatanong lang ha, kasi baka mamaya merong silang argument na may punto naman, di ba? Kaya nga ako 'yung nagtatanong. Yun 'yung una kong question. Okay? Pangalawa, kung sakasakaling meron silang palusot, di ba? Kung sakasakali meron silang palusot na hindi, pwede kasi 'to kasi may jurisprudence na pwede ganyan bla 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 bla. Pangalawa, ang pangalawa kong tanong, sabihin mo nang pwede. And narinig ko sa interview mo, Mayor Bullet Halusos, na araw-araw nandun kayo sa tape. Nasa taping kayo. Narinig ko yung sa interview nyo, araw-araw nandun kayo eh. Hands-on kayo. Sir, ang mayor, ang function ng isang mayor, dapat araw-araw nandun ka sa syudad mo. Ikaw ang ama ng syudad mo eh. Hindi po ba medyo dapat may delikadesa ho kayo? Sa madaling salita eh, mahiya-hiya naman ho kayo. Isipin nyo, halimbawa lang, si Pangulong Duterte, mayor ng Davao, as araw-araw nandito siya sa Maynila. Di ba? Para mayroon siya negosyo dito. Di ba? Akin. Sige, sabihin na nga natin. Let us assume that you are legally allowed to do it. Wala ho ba kayong hiya kahit papaano? Hindi ho kayo mahiya-hiya naman, sir. Wantakin mo, pinagkakaabalahan nyo, bising-bisi kayo dito. Paano na yung constituents nyo? Mayor yan, ha? May city administrator. Eh di sana siya na lang ang tumakbong mayor. Yung city administrator. Pasensya ka na, yung palusot na. May city administrator naman eh. Anak ng weteng. Don't tell me you are, as a constituent nila, you are okay with that? And then, nandiyan naman yung tagapamahalang city administrator. Kaya nga sabi ko, ito maaring may lusot sila eh. Maaring may lusot sila. Pero pakapala naman ang mukha yun. Mantakin mo yung mayor mo, lagi nandun. Medyo konting kahihiyan naman, ika nga. Maaring sige, okay, tama, maganda, okay ang ginagawa mo. Sige, walang bawal dyan. Pero yung hiya ba, nakakaya naman, nandito ako, mayor ako. Ang trabaho ng mayor, hindi ho parang senador o kaya kongresista ha. Na pwedeng pa-zoom-zoom lang at pwedeng yung sa somehow hindi ganung hands-on. Minsan may mga abogado na sila yung dumidiskarte, ina-approvean lang ng mga kongresista o kaya ng senador. Pero ito, local government kay. You are enforcing the law in your city. Ito lang kasimple yun. Okay. Nandiyan ka, ikaw pala yung tinatawag na absent mayor, absentee mayor. Kaya nga alam mo ako sana magkaroon ng batas mga kongresista natin, ng mga senador natin. Kasi napapansin ko lang, talagang mga politiko ngayon nasa pinaghahalo talaga yung entertainment eh. Alam mo yun, parang laging nagpo-produce ng show. O di kaya may media outfit.
Alam mo, sa Pilipinas talaga, pakapala na lang ang mukha eh. Ewan ko ah, wala tayo nung ano eh, yung tipong, kakaya naman. Alam mo yung ganong aspekto, kakaya naman. Walang ganon. Tayo mga Pilipino, may batas na nga, we will go around it, lulusutan pa natin yun. Alam mo yun, para lang ite-technical natin para malusutan yung lintik na batas na yan, tapos garapalan. Pantakin mo, may mayor nga sinabi, oo, niregaluhan nga ako ng Ferrari. Takin na kapal ng mukha, ayup talaga. Di ba? Pantakin mo ha, may ganong mayor. Proud pa siya, binigyan ako ng Ferrari. Bawal nga mo tumanggap ng... Bawal nga tumanggap na regalo, pinagmalaki mo pa. Anong klaseng bansa meron tayo kung ganyang kakapal ang mukha ng mga politiko natin? Di ba? Anong klaseng bansa tayo? Walang ano eh. Walang honor? Di ba? Walang ka-honor-honor? Kung gusto mo palang mag-artista, kung gusto mo palang mag-negosyo, mag-resign ka na lang dyan. Kasi, ito yung punto dyan eh. Oo, may city administrator ka. Pero if somebody would do the job better, ibigay mo doon. Maya ka naman. Di ba? Mahiya ka naman. Alam mo, Prince, ito yung tinatawag na kahihiyan eh. Pag sa tingin mo, may mas magaling pa sa'yo, iba na lang ang pagtrabauhin mo. Ano to, pera-pera? Gusto mo lang makuha yung pera? O gusto mo lang may pangalang, meron kang mayor? O gusto nyo lang hawak yung syudad nyo? Oh. Si Lito Lapid, nandun din lagi sa taping ni Coco. Ayun nga yung sinasabi ko eh. Hindi ako ha. Ayun nga, sabi ko nga dito. Actually, sinabi ko talaga kay Yorme. Sabi ko, Yorme, baka nang pwedeng sabihan nyo yung Alusos na palitan yung pangalan para iba naman. Eh siya, artista lang naman siya doon. Hindi naman siya boss doon. Hindi naman siya ano. So, sasabihin niya siguro yun. I don't know kung sasabihin niya yun. Diba? Or, hindi niya sasabihin yun. I really don't know. Pero sinabi ko sa kanya yun. Sabi ko, Yorme, baka naman palitan nyo na lang yung pangalan nyo. Eat Entertainment. O, diba? Pwede rin naman yun. Instead of Dutch Entertainment, Eat Entertainment. Kainin mo yung entertainment. Oh. Ay, nako. Anyway, yun lang ang punto ko dito sa Itbulaga na... Ako, sarap panoorin na ito. Yung mga mangyayari dito, magkakademandahan ito. Ang saya-saya nito. Kasi magkaalaman talaga tayo kung sino ang mas malakas ang apog. O, diba? Yeah. Sino ang mas malakas sa batas? Convince mo, wag na siyang makisali. Masyado mainit. He has to protect his name at all costs. Hindi naman po. Oh, sinabi ko naman sa kanya yun. Kaya lang, syempre, decision niya pa rin yun. Hindi naman ako pakialamero at pala decision sa buhay niya. Pero kasi naintindihan ko na kailangan niya ng trabaho. Di ba? Kailangan niya ng trabaho. Siya, alam mo, yung habang kinakausap ko siya tungkol dyan sa Itbulaga, nakita ko yung pagiging ano niya eh, simpleng tao. Wala na akong trabaho eh. Hindi na ako magpupolitiko. Di ba? Sinabi naman niya yun eh. Sinabi naman niya malinaw na after this, retired na ako. So, retired na siya. Gumawa na siya ng sarili niyang production. Gumawa na siya ng sarili niyang negosyo. Alam nyo, dito mo makikita na pinanindigan. Pinanindigan ni Yorme yung sinabi niyang tapos na siya sa politika at talagang magnegosyo na lang siya at ngayon mag-aartista na lang siya. Diba? So, pinanindigan niya. Now, basta ako, sinabi ko talaga sa kanya, mas gusto kong tumakbo siyang senador o kaya bumalik na lang siyang mayor ng Maynila kasi kailangan siya ng taong bayan. I don't know kung magbabago ba yung kanyang isip. Kung makukumbinsin natin na mag-senador siya, di ba? At para tigil niya ng Itbulaga. Ewan natin. Narinig na natin yan, sir. Ito nga ang pinagkaiba, Mark Nathaniel. Makinig kang maigi. Ang pinagkaiba, yung iba, narinig na natin na hindi tatakbo. Pero walang ginawa, nag-aabang lang. Hindi ako tatakbo. Pero walang ginagawa. Nag-aabang. Etong mama,
nung sinabi niyang retired na ako, yung mga ginagawa niya ngayon, eh ginagawa ng taong retired na. Tulad na nagnegosyo na siya ng sarili niya, bumalik na uli siya sa pag-aartista. Kasi ginawa niya na yung tumigil na talaga siya. Ibig sabihin, nagseryoso siya. So ako, sa tingin ko ha, ito sa tingin ko ha, sa tingin ko, yung sinabi niya magre-retire na siya sa politika, ay seryoso siya. Okay? Ngayon, pwede bang baguhin ang kanyang pag-iisip? I think lahat naman ng tao nagbabago isip. Kung siguro may clamor na tumakbo siyang senador, pwede magbago isip niya. Okay? Pero yung seriousness na siya ay titigil na sa kanyang pagiging politiko, seryoso siya. Seryoso yung mama. Kasi kita niyo yung ginagawa niya. Nagtatrabaho na eh. Iba na pinasok eh. Nag-host na siya ng sarili niyang show. Nagpo-produce na siya. May mga show. Alam niyo ba na sa Scott Media, maraming show. Meron pa siyang showbiz talk show doon eh. Tapos meron siyang parang ginaya niya yung sa Mix, yung Mix Live. Naalala niyo? Ewan ko kung meron pang ganun ngayon. Yung mga banda, yung mga artist. Tapos meron siyang Sweet Dreams. Siya mismo to eh. Personal niya itong hawak eh. Diba? Although si Patrick ang namamahala, pero siya yung pinaka-boss. Kung ano sinasabi niya, kahit niya during the first, pinanood na po namin yung first episode eh. Nung pinanood namin, siya mismo nagtawag. Oh, doon taali kayo dito. Oh, pinanood namin, first episode. Sinasabi niya, oh ito, ayusin niyo to ha. Oh ito, ayusin niyo to. Tuwan-tuwa ngayon mo kagis eh. Sir, sabi sa akin ha. No, sabi talaga sa akin na mukha. Sir, hindi namin nakalain na ganun pala si Yormin. Akala namin politiko lang siya. Talaga palang magaling siya pagdating sa production, sa mga artist, sa mga shows. Sabi ko, artista yan eh. Ang tagal niyan bilang artista eh. Ayun, yun ang, kaya nga sabi ko nga sa inyo, off camera, seryoso siya sa pag-retire niya. Diba? Seryoso yung mama. Kaya nga ito, naghahanap siya ng mga income para mabuhay niya yung pamilya niya. Kaya siya pumasok sa Itbulaga, kailangan niya ng trabaho. At the same time, masaya siya na nagpapasaya ng masa. Eh alam naman natin yung tao, masang-masa, kwelang-kwela yun. Pagka nakasama yun, kahit ano nyo kaya narot, parang hindi kakandidatong presidente yun. Si Yorme, parang kaibigan mo na kinakausap mo. Di ba nakita nyo naman sa live ni Coach Oli yun? Although, parang sabi nito isa, parang wrong move ni Yorme pumasok sa Itbulaga. Kaya nga dito mo makikita, eto ha, hindi niya na iniisip kung anong pantitignan ng tao sa kanya. Hindi siya politiko pumasok dun. Ano kayo kung magalit yung tao sa akin? Ang importante, may trabaho ako. Yun ang sa tingin ko, di ba? Kailan mapapanood yung Sweet Dreams? June 14. Uy, June 14? Tama ba? But June 14? Ba't sinabi nilang June 14? Basta next Wednesday yun, next Wednesday. Next week na yun, next week. Oh, mapapanood nyo ang Sweet Dreams. Oo nga, 14. Tama. Oh. Okay, so ayun ha. Yun ang ating unang topic. Oh, pangalawang topic natin. Ay, grabe ito. Grabe ito. Maniwala kay Shine, grabe ito. Nakaranas na naman ng power interruption sa NAIA Terminal 3. Delayed ang ilang flights at kabilang sa mga apektado ang isang celebrity. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Leigh Alvins. Leigh. Atom, higit kalahating oras na nag-brown out dito sa NAIA Terminal 3 kaninang tanghali na naging sanhi ng ilang delayed flights. 12:52 PM kanina, nawala na naman ng kuryente sa buong Terminal 3. Nangyari ito matapos ang ginawang electrical audit sa nagkaproblema noong substation 1 and 2 na naging sanhi ng brownout noong Labor Day. May pagkakamali raw kasing nagawa ang isang technician ng service provider na MSERV, isang subsidiary ng Meralco. Today po, as part of our comprehensive electrical audit, as an offshoot of the May 1 incident, this was being conducted by MSERV and the MAA team, nagkaroon pa tayo ng shutdown sa ating roadway 1 and roadway. Alam mo, Brian ko, pasensya ka na. Alam kong kabapasok mo lang, pero... I think, sabi din ng mga senador, I think, maganda sigurong delikadesa, mag-resign ka na.
Kasi kaya ka nga, 'di ba, kaya nga nawala yung pinalitan mo dahil sa issue ng brownout. Tapos nung pumasok ka, nag-brownout na naman. Ah, una-una, baka sabihin na naman ng iba, I'm so hard sa official na ito. Abay, dapat. Official eh. Alam naman, and then, de, pagbigyan lang natin. Hindi, alam mo, kaya ako naiinis. Kasi kanina, nagkaroon ng, kapon pala, I'm sabihin, nagkaroon ng pagdinig tungkol ho dito sa Senado, patungkol ho sa DOTR. Bernie, si Gris, maraming salamat po. Alam mo, natatawa ako kay Secretary Bautista ng DOTR. Every time na tinatanong siya ni Senator Tolentino, sabi ko nga eh, yung mama, si Senator Tolentino na hindi naman taga DOTR, mas kabisado pa yung subject matter kesa sa kanya na sekretary ng DOTR. Alam mo, ito walang biro to ah. Nung una talaga, hindi ko masyadong kilala si Senator Tolentino kasi hindi naman siya yung mahilig sa media eh, yung 'di ba? Nakilala ko yung si Senator Tolentino dahil kay Pangulong Duterte. Alam mo yun na lagi sinasabi ni Pangulong Duterte, magaling na tao yan si Senator Tolentino, maayos siya. So tiningnan natin yung performance hanggang 'di ba naalala niyo noon nagkaroon ng muntik ng ewan ko kung natuloy yung pagputok diyan sa may Tagaytay nung bulkan diyan, 'di ba? Sabi ni Pangulong Duterte bago pa pumutok ito talagang inassign niya kay Tolentino. Ikaw na bahala diyan. Alam mo, talagang maganda ang ginawa niya doon sa kasi sa Tagaytay na nga naman naging mayor din yan eh. So kabisado niya lahat at naayos niya talaga. At ngayon, dito sa Blue Ribbon Committee ng Senado, maganda. Maganda yung pag-handle niya. Nung pinanunod ko kasi, alayo nung kay Gordon. Kay Gordon, basta madiin lang niya yung kanilang inimbitahan. Basta maka-epa lang siya. Basta madikdik lang niya ang gobyerno ni Duterte. Tapos na. Ganun lang. Ito kay Senator Tolentino. Kanina nakikita ko, alam niya talaga yung sinasabi niya. Ibig sabihin, alam mong pinag-aralan yung topic, yung issue, pinag-aralan talaga. Tapos, firm siya sa pagtatanong. Kasi abogado yung mama eh. So alam niya yung ano eh, alam niya yung kung nagpapasikot-sikot yung kausap niya eh. Andy C, marami salamat ha. Thank you very much. So alam mo yung kitang-kita mo, nung pag pinaiikot na siya ni Secretary Bautista at yung ibang mga opisyal doon, ibabalik niya doon sa tanong. Sabi ko, abogadong abogado tong mamang to. Ang lupit. At nakakatawa kasi ho, kay Secretary Bautista, every time na tinatanong siya, yung alalay niyang bulong ng bulong sa kanya, mas alam pa. Tapos, pag hindi niya na alam, mako-corner na siya dun sa tanong, ituturo niya dun sa kanyang tao na sa LTO. Meron pa ngang part dun na parang sinasabi niya, supervision lang sila. LTO talaga yan. Kasi ang issue dito, yung plaka at saka yung lisensya. LTO talaga yan. Ang problema, meron silang memo na nilabas nung una na hindi pa pwedeng gumastos na more than 50 million. O pwedeng mag-approve yung LTO ng 50 million nung panahon ni Assistant Secretary Tugade Jr. nung naging LTO yun. Hindi siya pwedeng mag-approve beyond o over 50 million. Nakakatawa, doon kanina parang hindi niya alam. Parang sinasabi niya supervision lang yun. Yun nga yung dahilan kung bakit nag-resign si Assistant Secretary o LTO Chief Tugade Jr. Kasi nga, hindi siya makagalaw na maayos. Binigay naman daw niya yung report, nga naman daw ho yung secretary. Diba? So ano punto dun? Sabi ko nga, anak ng weting, pasensya ka na Secretary Bautista ha. Lahat itong mga to, ha, nasa ilalim mo. Ang LTO,
etong NAIA, nasa ilalim mo lahat yan, puro palpak. Don't tell me, ituturo mo na naman yung head dyan. Baka maybe it's time na ikaw na mismo mag-resign. Cholo Circle, maraming salamat. Kaya nga alam mo, natawa ako eh. Natawa ako dun sa ewan ko kung kailan hinirit ito ni ano ni secretary, dating secretary Togade. Meron ako nakitang post ni dating secretary Togade na sinabi niya talaga na ano na parang ang leader ang dapat. Ito to. Basahin ko lang ha, yung sinabi ni secretary Art Togade. Oh. Yung nilabas niya sa kanyang Facebook. Ito to. Wait lang. Oh, sana 'yun. Okay. Ayan. Do not assign people to do jobs which you can't personally do. Leaders should be role models. Diba? JB Cagisano Vlog, maraming salamat po. Alam nyo, may punto dito si Secretary Art, dating Secretary Art Togade. Diba? Oo, okay ang ano eh, delegation. Delegation is okay. Para maging more, sabi na natin eh, mag-multiply yung work. Okay? Para mas maging efficient. Yun ang purpose ng delegation. To be more efficient sa trabaho. Pero if you're going to delegate something, make sure you know how to do it. Para hindi ka nga. Eh kanina dun sa hearing, pambihirang buhay, every time na tinatanong siya, may coach, may tagabulong. Ano yan? Sabi ko nga, ito si Secretary, si Senator Tolentino, napakabait pa eh. Alam mo yun, straight to the point si Tolentino, pero mabait pa. Kasi kung ako yung senador, kunwari lang naman, wala akong plano. Pero kung ako yung senador, sasabihin ko, gusto mo siya na lang pagsalitain mo? Anyway, siya naman na may alam eh. Yung katabi niya kasing daldal ng daldal, mas alam pa kaysa doon sa secretary. Ikaw ako yung talaga. Ikaw na lang. Ikaw, bigay mo lang yung mic sa kanya. Secretary, umuwi ka na. Wala ka namang alam eh. Hindi, kuha ko lang yun ha. Buti na lang mabait ito si Senator Tolentino eh, matinong tao eh. Kaya nga okay din eh. Kasi kahit stricto siya sa pagtatanong, di ba? Kahit siya ginisa niya yung mga tao doon na andon. Pero siya po ay magalang, di ba? May respeto. Kasi marami diyan sa Senado na nanggigisa. Okay? Pero yung style ng iba talagang hard. Si Senator Tolentino, pag gumisa, straight to the point, kasi abogado, magaling. Pero may galang. Okay? Malayo kay Gordon. Si Gordon, bastos. Diba? Kaya kawawa yung ano eh. Tatlong senador lang hinangako ng maayos ang imbestiga. Tolentino, Alan Cayetano at Escudero. May punto ka dyan. Ayan yung mga ano eh. Magagaling talaga eh. Yung may eto si Escudero, hindi ko lang type yung pananalita niya. Pero pagdating mo sa mga details, magaling naman ho siya, talaga siya eh. Kaya lang parang laging tumutula eh. Kaya bagay siyang maging Makata ni Hart. Chismis na naman yan, banat ba yan? Sabi nga nitong isa ni Wing, LG Puara, yun ang palatandaan na di nagtatrabaho ang Secretary Bautista. Ako hindi, eto na nga lang eh. Yung kanina, sign na yun eh. Yung hindi niya alam yung mga sasagot niya. Pero more than that, the mere fruits na lang eh. Anong fruits? Eto, prutas. Prutas sa NAIA, walang kwenta. Para yung brown out. Abiria. Prutas na walang lisensya. Kesa na, alam mo yun, kesa na ituro mo yung assign mo doon, bakit hindi mo inaksyonan? Diba, unang araw pa lang na nakita mo, uy, may Xerox oh. Ano man nangyari? Aksyon ka kagad, punta ka na kagad doon. Aksyon, oh, bakit Xerox to? Ano nangyari? Ano ba yun? Wala, hindi aksyon mo. Bait-baitan man. Hindi namin kailangan na mabait, sir. Ang kailangan namin, ma-aksyon. Eh, kung mabait lang din, haganap lang saan tayong pari dyan. Some stations in the morning, and
as we were about to energize the substation after ko ng comprehensive check, meron pong inadvertently na naiwan na test equipment sa roadway substation, roadway number 2 substation that caused a shortage or yun yung nag-cascade ng power tripping natin dito sa Terminal 3 that caused that 37 minutes of power interruption. Agad naman daw natukoy ang... Sabi nito ni Modi Hosambanad ba Banadbay, pwede mo bang tanggalin ang background mo na tumatawa na kakabwisit? Ng problema, kaya matapos ang 37 minutes na ibalik na ang supply ng kuryente. Hindi rin daw naapektuhan ng critical systems ng Terminal 3. After the interruption, nag-kick in naman po ang ating mga emergency gensets which powers the critical systems. Kaya kung mapapansin nyo, kanina kahit between 12:52 at 1:29, may mga ilaw pa rin na kabukas. The check-in counters are still open. Yun nga lang sa immigration, nag-reboot ang computer nila because of the temporary power interruption that caught, you know, when they reboot, there's 15 to 20 minutes para mag-online ulit. Kaya nagkaroon ng maghahaba sa queuing. But as soon as the power was restored and nakapag-reboot na lahat ng systems, I think by around 2 o'clock, wala na yung queuing natin. Natuloy-tuloy na yung process. Alam mo, okay sana eh. Okay sana kung first time lang nangyari ito. Okay lang. Minsan mapapatawad mo pa pag first time. Pero yung pangatlong beses na, ganun pa rin. Dali, tatawa muna ako. Hindi totoo, di ba? Okay na sana yung isang beses, pumalpak. Dalawang beses. Pero pambira, tatlong beses. That is too much. Di ba? I mean, jowa nyo nga, pag nagloko ng isang beses, pinalalayas nyo na eh. Ulitin pa. Tapos tatlong beses pang paulit-ulit. Baka... baka mayayari nyo na yun. At ang pinag-uusapan dito, hindi ako abirya sa bus stop, ha? O kaya sa busway. Hindi ho abirya yan. Di ba? Hindi ho abirya yan sa bus stop. Abirya po ito sa airport kung saan doon lumalapag ang mga foreigner. Alam mo, sabi nga, may napakinggan ako kanina, sabi, dapat palitan na talaga ng DOT naman, ng Department of Tourism, ang slogan. Instead na it's more fun in the Philippines, gawing it's more fun in the Philippines. Ano pinagkaiba nun, Barat ba? Yung fun, fun, F-A-N, parang electric fan. Kasi mas kailangan mo ng pamaypay o di kaya ng electric fan sa airport kasi laging brown out. Huh? Grabe. No? Antupas, maraming salamat. Thank you very much. Ako, yun ang suggestion ko rin. Ako, agree. I second the motion. Maganda siguro, DOT. DOTR, isuggest nyo sa DOT na gawin na lang it's more fun in the Philippines. Kailangan mo ng mas maraming fun. Oh. Sabi naman nito, it's more fun in the PH. Uy, speaking of fun, naku po. Baka naman, strategy lang ito para ma-privatize ang airport. Grabe, no? Kasi alam mo, may nabasa nga akong balita tungkol dyan eh. Sabi nung balita, bilyon ang kinikita ng airport na yan. Bilyon-bilyon ang kinikita ng gobyerno sa airport na yan. Remember this ha, yung airport na yan, isa yan sa mga source of income ng gobyerno. Every time na may nagla-land ng eroplano, nagbabayad yan sa airport. Whether eroplano, helicopter, basta sa airport nag-land. Kaya nga kailangan na on time ang pag-alis niyan eh. Kasi may oras lang sila. Habang tumatagal sila, sila ho ay nagbabayad na mas malaki. Alam nyo, laki daw ng kinikita ng airport na yan. Eh sabi nga nila, if ain't broken, why fix? Kaya ako hindi ako naniniwala. Ha? Sa laki ng kinikita ng ating airport at kaya naman
Pinaganda ito nung panahon ni PRRD. Kaya naman, nagawa naman. Bakit ngayon hindi maayos? Hindi ka nga, ang usapan dito kung mapaganda eh. Ang usapan dito, ma-maintain lang. Bakit hindi ma-maintain? Kung nung panahon ni PRRD, napaganda. Di ba? Ngayon, i-maintain nyo na lang, hindi nyo pa magawa. Kumikita pa ang airport natin. Tapos biglang ipapasok, nasasabihin, i-privatize na lang. Alam nyo kasi pag pinrivatize yan, laki ng babayaran ng yung private company na papasok dyan. Ang laki. Ang laki ho. Magkakaroon ng kasunduan na naman yan sa construction. Basta ito alam ko. Sabi nila. Ito talaga alam ko. Marami ko nakakausap. Ngayon, kumikita ang mga kurap na opisyal ng gobyerno. Ha? Mga senador, mga kongresista. Hindi sa pork barrel. O hindi sa PDAP. Kasi sabi nila, wala na daw PDAP-PDAP. Binalitan lang yung pangalan. Kunwari, wala na daw. Hindi daw doon kumikita. Kumikita na ngayon sa mga construction. Di ba? Diyan na daw sa mga proyekto. Yung, ang kunwari lang, halimbawa lang, 10 billion ang project. Yung 8 billion mapupunta paghahati-hatian. Yung 2 billion lang talagang gagastusin. Kaya pala, maraming ayos na pilit ginagawa kahit ayos. Yun ang totoo dyan. Maraming ganyan. Hindi ko sinasabing siya yun. Ha? Una-una, hindi naman ho siya yung makikialam sa proyekto. Hindi naman siya, ano lang ho siya, GM lang ho siya. Hindi ho siya, hindi siya. Siyempre, yung mga mas matataas pa sa posisyon. Yung mga magdidesisyon. Sino ang ilalagay sa mga bidding-bidding. Di na nga uso bidding ngayon. Mantakin mo yung importation ng sugar. Wala na. Mamili ka na lang dyan sa mga friendship natin. Wala nang ano yun, ha? Wala nang sugar order. Wala nang ganun. Hindi, mamili ka na lang dyan. Bakit? Mataas na masyado asukal. Ha? Mataas na asukal. Kita mo, di ba? Mahal na. Para mabilis, mamili ka na lang sa mga kilala natin. Kambira, ano? Lupit talaga. Ay, naka. Totoo yan, boss. Yung kalsada dito, binakbak, tapos nilagyan ng simento. Babakbakin uli yan. Antayin mo. Magkakaroon pa ng floodway project. Yan, mga ganyan. Mga pang-plod-plod. Tinayak daw ng MSERB na sasailalim sa administrative procedure ang technician. Dahil sa insidente, 7 flights ang na-delay, 5 domestic at 2 international flights. Pinakamahabang delay na raw ay 80 minutes. Isa si Sparkle Star Ruru Madrid sa nakaranas ng power interruption sa NAIA Terminal 3. Nakalampas na sila ng immigration nang mangyari ang brownout. Pero ang mga nakapila raw doon, kailangang tumigil dahil nakadepende sila sa computer system. Mainit, tahimik daw ang airport na mangyari ang insidente. Pero umalalay daw ang mga otoridad at airport personnel sa mga pasahero. Na-delay daw ang kanyang flight ng 30 minutes papuntang Hong Kong, kung saan dadalo siya sa 125th Philippine Independence Day celebration sa June 11. Nakita ko kanina pinapakalman nila yung mga ibang tao. At the same time, yung iba naman, syempre, ang naging problem lang naman talaga is mainit lang talaga sa loob ng airport. Pero so far, wala naman nagsigi. Gawan, wala naman parang nag-panic talaga. Sinabi naman nila sa amin na wala naman maging problema sa mga flights. Disappointed. Why? Well, it's the line is long. It's not fair for everybody. Eh, sino ho ba binoto ninyo? Kaya matanong lang. Alam niyo na yun. It's very hot country. There's no air conditioning. I love Anne! Naku, sa Shiburi Banat Bay, pang Starbucks lang. Wow, ang ganda naman ng pang Starbucks mo, madam. Hindi lang Starbucks yan, pang Ichiran pa yan, madam. I love Anne. I have to apologize because of the interruption. Nagkaroon po tayo ng brief 37-minute
interruption dito sa T3 that caused some delays for our flights. Ayon sa MIAA, ongoing ang mga ginagawa nilang improvement para maiwasan ang mga power outage sa paliparan. Papalitan na nga raw ang mga lumang electrical equipment at... Hindi, ang palitan nyo dyan yung mga namumuno. Sama nyo na si Sek Bautista. Yun ang palitan ninyo. Ha? Sunod-sunod na yung kapalpakan eh. Di ba? Sunod-sunod na. Mahiya-hiya naman ho tayo, sir. Kapala na lang ng mukha ba ngayon ng talagang pinaiiral natin sa gobyerno? Kapala na lang eh. Alam nyo, okay lang sana yung minsan, paminsan-minsan. Kasi wala namang perfectong gobyerno, di ba? Wala namang perfecto. Wala namang perfectong secretary. Pero yung sunod-sunod na, hiya na lang eh. Konting hiya naman. Kung meron pa tayo, kung walang hiya tayo, walang hiya ah. Hindi ko sinabing walang hiya. Walang hiya. Kung walang hiya talaga tayo, eh, dituloy nyo. Kasi medyo sobra na eh. At ako naiirita. Isa pang pinaka-iirita ako, na paulit-ulit na binabanggit na, naiinis ako. Hindi kasi ako yung direct ano eh. Merong iba. Yung ituturo mo. Hindi. Wag nyo nang, ang dami nyong ano eh, palusot na, kasi ito ang nagloko, ito yung ano. As long as nasa ilalim mo yan, ikaw ang managot niyan. Kung hindi mo kaya, Secretary Bautista, therefore, maghanap ka ng iba na kaya. Sabi mo kay Marcos, sorry, hindi ko kaya. Ako isang mahinang nilalang na tulad mo. Ganun. walang ganun. Iba na lang. Oh, di ba? Unless, makapal ang mukha ninyo, sir, Secretary, dahil alam nyo hindi kayo tatanggalin dahil may utang na loob sa inyo ang ating Pangulo. Unless ganun. Hindi ako sure kung may utang na loob ang ating Pangulo dyan. Kaya ang lakas ng loob na hindi mag-resign. Di ba? Kasi yung, medyo yung mga ganyan eh, yung sunod-sunod na medyo palpak, mantakin mo. Brownout. Hindi lang isang beses. Tatlong beses. Ha? Ano pa? Yung mga palpak dyan sa NAIA, yung mga nakawan. Oh, ilang beses na yan. Hindi lang isa. Ano pa? Oh, lisensya. Papel. Anak ng weteng. Oh. Kahihiyan talaga sa ibang bansa tayo. Papel. Ano pa? Yung plaka. Oh, ubos. Wala talaga eh. Sablay. Tapos sasabihin na naman ng iba. Inabutan na namin yan ng ganyan. Kaya, yan na yan. Abay. Sir. Hindi porket inabutan nyo na ganyan yan, ibig sabihin hindi nyo naaayusin. Kaya nga kayo na andyan eh. Diba? Kaya kayo na andyan para solusyonan ang problema ng nakaraan, ngayon, at ng mga susunod pang problema. Yun ang dahilan kung bakit kayo nandyan. Hindi kayo na andyan para sisihin yung nakaraan, tapos magpakasarap ngayon, at walang gagawin sa problema in the future. Kaya kayo nandyan para solusyonan ang problema nung nakaraan hanggang ngayon. Kung hindi nyo kaya, maghanap na lang kayo ng kaya yung hindi OJT. Ayun, nanghipo ng puwit. Oo nga, meron pang nanghipo ng puwit. Diba? Kaya nga, dami tuloy nagsasabi, baka yung brownout na yan, sinasadya para ma-privatize, para manawagan ng mga... Pinipilit nila na magkaroon ng packaging na kailangan na natin ng private company para matulungan ng ating gobyerno. Alam mo na, eto tawan-tawa ako, alam nyo ko saan aspekto. Kasi naalala ko, nung panahon na kumakandidato pa si Marcos, yung mga propaganda na mga tanso vlogger, mga ensimada vlogger, ha? Mga talano vlogger, ang propaganda nila, nung panahon daw ni Ferdinand Marcos Sr., ang mga private company ay nasa ilalim ng gobyerno, kaya maganda daw ang serbisyo. Oh, sino nakarinig ng ganong klaseng propaganda ng mga tanso vlogger? Oh, dahil ang kuryente noon, ang tubig noon, ang mga bus ay nasa gobyerno, kaya maganda ang serbisyo sa mamamayan.
Kaya pag naging presidente yung kanyang anak, ganun din ang gagawin. Ganun ang gagawin, iniisa-isa nang i-privatize. Oh. 'Di ba? Sinong nakarinig ng ganyang klaseng propaganda nila noon? Tayo naman tuwan-tuwa. Oh, nakita mo na yung Bataan Nuclear Plant, oh, yung windmill, oh, ganyan. Oh, ito. Oh, gagawin, kukunin na ng gobyerno yan, atin na yan. Sigurado, mare-regulate na rin ang gas niyan, dahil kukunin ng gobyerno yan. di ba yun ang sinasabi nila noon? Yung mga tanso, emsemada vlogger na yan, mga tambaluslus talaga yan eh. Ano ang ginawa ngayon? Ayun, unti-unti nang pinaprivatize. Sabi ko sa inyo eh, sabi ni Nate Vlog TV, ako isa sa nabudol dyan sa ganyang klaseng prinsipyo. Okay lang yan. At least inamin mo na. Diba? Eh, yan ang totoo. Propaganda nila. Tingnan nyo nangyayari ngayon. Oh, naggagawa sila ng dahilan para i-privatize. Ibili rin ng mga bagong generator. Tuloy-tuloy daw ito kahit sa gitna ng plano ng pamahalaan na i-privatize ang NAIA. Our staff, as far as MIA is concerned, whether privatization is there or not, MIA has the mandate to improve, operate, and of course ensure that reliable po ang ating NAIA airport. So whether there's privatization or not, whether that's happening within the first quarter of 2024, tuloy-tuloy pa rin po ang servisyo ng MIA. Atom abiso sa mga may flight dito sa NAIA Terminal 3, mabigat ang trapiko papasok ng paliparan kaya maglaan ng allowance sa oras para tiyak na aabot sa inyong mga flight. At yan ang pinakahuling ulat mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa inyo, Atom. Maraming salamat, Leigh Alves. Ayan, so ni Lucita Mones, maraming salamat. Thank you very much. Hay nako. Anyway, sa totoo lang, sobra na eh. Ako naman eh, nagpupuri naman ako pag may mga magagandang ginagawa gobyerno. Hindi naman ho tayo yung tulad ng mga komunistang wala nang sinasabing maganda eh. Halimbawa, ito. Ilang beses ko rin binanatan ito, pero this time, gusto ko itong ginawa nila. Perfect, sabi ko. Yan ang tama. Ito talaga. Magpapatupad ng one-strike policy ang Department of Migrant Workers sa mga pasaway na recruitment agencies. Ang mga paglabag na pasok sa tinaguriang 20 mortal sins ng ahensya, tatapatan ng pagbawi ng lisensya at pagpapasara ng agency. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. One strike policy. Yan na ay patutupad ng Department of Migrant Workers sa mga lisensyadong recruitment agencies na lalabag sa hiring at deployment ng land-based overseas Filipino workers. Dati ay pinagbibigyan pa ang mga agency hanggang third offense. Pero simula Hulyo, kakansilahin na agad ang lisensya ng mga lumabag na agency at tuluyan na silang ipasasara. Dati kasi dahil may first offense, second offense, third offense, ang daling palusutan. And then, pwede kang magtago sa dami ng papel. And then yung possibility ng suhulan or kukuha ng padrino, lakarin yung liliit ng liliit yan. Forever na po yun. Meron po kaming tinatawag na deregulatory list. Nandoon na po sila at hindi po sila maaalis at never po sila ulit makakapag-apply ng... Alam mo, ito ha, nagandaan ako dito. Kasi alam mo, nagulat nga ako eh. Dati kasi meron pa palang tatlong warning. Medyo mali naman pala yun. Ewan ko, kaninang pautot siguro yun. Pero ngayon, one strike policy. Diba, na pag meron isang recruiter na hindi nasundan itong aming batas, itong aming regulasyon, suspended na o kanselado na yung kanilang lisensya bilang ahensya ng mga OFW. Alam mo kung bakit? Eto, totoo naman to. Huwag na tayo marami dyan, sabi nga nandi, di ba, di mismo secretary sabi, marami talaga dyan ang may mga padrino, yung mga, hindi ko nilang babanggitin, may mga secretaring, kaibigan nila yung parang ganito yan eh. Alam nyo yung nangyayari sa mga gamot-gamot, di ba? Yung mga gamot, yung mga
nagbebenta ng gamot sa mga ano. Nilalapitan nila yung mga doktor, di ba? Binibigyan nila ng kung ano-anong freebies, discount, para lang ireseta nila yung gamot nila. Minsan pa nga, di ba? Kunwari may convention. Pero sa totoo lang, mamamasyal lang sila sa ospita, sa ibang bansa, libre nung yung pharmaceutical na company na yun, di ba? Yan. Oh, yung mga medrep, yung mga nag-aalok-alok ng mga gamot-gamot na yan. Yung pharmaceutical company na pinagtatrabahuhan nila. Kasama yan sa gastusin nila. Di ba? Beben, kakausapin yung mga doktor. Kunwari, oh, may convention tayo, ah, Dok. May convention tayo. Ah, punta tayo ng Hong Kong. Magkakaroon tayo ng convention. Siyempre, sagot ng pharmaceutical yung ano mo, yung ticket mo, tsaka yung hotel mo. Usong kalakaran yan. Naku, maniwala kay sa akin. Alam ko yan. Bakit? Hindi ko na lang kikwento. Ano naman si Mocha, di ba? Pero ano punto ko dito? Parang ganyan din sa dito sa mga recruitment agency. May mga tao din yan na nagbibigay ng mga pabor sa mga secretary, undersecretary, yung mga USEC, mga ASEC, para sila ay protektado yung kanilang ahensya. Pagka minsan sumasabit sila, sila ay protektado. Padrino ika nga. Kaya nga may kanya-kanya silang bet na secretary. Oh, si USEC ba, na-appoint na ba yung bata natin dyan? Mga ganyan, di ba? Na-appoint na ba yung bata natin dyan? Oh. Kung hindi, oh, ito ha, lakarin mo, may kakilala ka bang kilala si Yusek? Halika, treat natin sa KTV, hanap tayo ng ano, dyan sa Pegasus. Diba? Hindi ako ganyan. Maniwala kayo sa akin. Eh, buti naman, itong si Secretary itong ngayon, matino. Kasi may one-strike policy. At saka ito, marami nagsasabi sa akin, matino naman daw talaga to. Itong tao na ito. Matagal nang ano to, OFW advocate ito. License? Hindi yan lalaki, yung babae. Naglista ang DMW na tinatawag nitong 20 mortal sins na pasok sa kanilang one strike policy. Naku po. Pag hindi mo na fail mo yan, yari ka. Kabilang dyan ang pag-deploy sa mga minor de edad o kaya'y below minimum age requirement. Yung mga nagpabaya sa mga OFW na humihingi ng tulong at nag-deploy ng mga manggagawa pero hindi naman dumaan sa tamang proseso. Nako, yung mga hindi natulungan daw. O ng DMW. This is to protect and promote the rights of our OFWs. Yung palakpakan. Good job kayo dyan, DMW. Ha? Good job kayo dyan. Magaling yung ginawa nyo yan. Nakakatuwa kayo. Suspension naman ang kakaharapin ng mga ahensyang may light o less serious offense. Hindi ho madaling kumuha ng lisensya. One, dadaan ka po sa butas ng karayom. Talagang magkakaroon, matitira po yung mga matitino. Para alam ko yung peridot na yan. Ha? Parang dyan kami dumaan dati. Ha? There are really good, a lot of good players in the industry. Sana mabago din yung tingin sa amin, sa industriya namin. Oh, kaya nga dapat, makipagtulungan kayo, kayong mga agency sa DMW, na pagka merong sabit, di ba, sumbong, ano yun talaga? Ilantad ninyo. Kasi kawawa nga, tama naman kayo eh. Marami naman kayo matino. Kaya lang may mga, meron lang talagang mga iilan dyan na mapang-abuso o hindi inaasikaso o gumagawa ng palusutan sa edad, ganun. Bukod sa one-strike policy, kasama sa mga bagong patakaran ng DMW na di dapat hadlang kasarian para mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho ang isang tao abroad. Hindi porke si ganito ay ganito po yung gender niya. We only reserve the employment opportunities to this type of persons. Sa datos ng DMW, mula Enero hanggang Abril ngayong taon, higit 807... Sabi ni Sam Lakefela, baka puro talk lang yan. Sir, Sam, magandang sinabi ninyo. Pero maganda siguro, maging ano rin tayo, maging optimistic din naman tayo. Na, wag din, kasi ang sabi ko nga sa inyo, ang Banateros, hindi naman ho tayo yung parang katulad ni Atty. Kabutas. Eh. Na, hindi, basta si Tulpo, masamang tao yan. Lahat ng gawing mabuti ni Tulpo, wala, masama yan. Hindi tayo ganun.
Na lahat ng gawin ni Marcos, mali yan. Lahat ng mga nasa gobyerno ngayon, mali. Hindi tayo ganun. Tayo, pag may nakita tayong maganda, we will, sabi ko nga, di ba, pag tama, pinapalakpakan natin. And we will hope na, and we will be optimistic na, okay, maganda yan. Sana matupad. Sana maayos. Ganun tayo dito sa Banateros. Pag tayong negatibo. Kasi yung pagiging negatibo, eh, wala tayong pinagkaiba kay Atty. Cabutas. Wala tayong pinagkaiba sa mga komunista din, yung mga makakaliwa, na wala na nakitang maganda, di ba? 15,000 ang na-deploy ng mga land-based at sea-based OFWs sa iba't ibang bansa. Umaas silang tataas pa yan sa 2 milyon ngayong taon, lalo't may makuusot na raw silang mga bansa na pwede maging labor market para sa mga OFW. Kabilang dyan, ang United Arab Emirates, Austria, Qatar, Oman, Portugal at Hungary. Marami pong nakapila. So we're really happy with how our workers are being viewed by the different countries all over the world. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Ayan, palakpakan. Maganda, maganda, maganda yan. DMW, ah. Sana ay talagang ma-implement nyo yan. Susuportahan kayo ng Banateros, ah, dahil sa maganda. Alam mo, tayo, puso natin talaga, OFW, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Alam nyo, marami talaga dyan. Ako, isa nga ako, di ba? OFW ako nun. After kami makapagtrabaho, yung mga reklamo namin, wala na. As in, yung agency na nagdala sa amin doon, wala, wawa na. Paala ka na sa buhay mo. Matira, matibay. Ganun eh. Marami sa ating ganun eh, matira, matibay. Di ba? Talagang matutukan na ng mga agency itong mga kababayan natin. Hindi naman ibig sabihin kailangan i-baby. Maproteksyonan lang yung mga basic rights o yung kasunduan, ika nga, masundan, masunod lang yung kasunduan na kung ano yung tamang oras lang ng trabaho, huwag sagad-sagarin dahil masakit. Hindi, masakit talaga yun pag sinagad mo. Sagad-sagarin mo yung trabaho mo, masakit. Siyempre, sahita, makakapagod yun. O, sa mangyari, ikaw ay nagtatrabaho sa construction, sa kamay, masakit yun. Pag sagad-sagad sa oras. Di ba? Kaya sana DMW ay inyo po yung talagang ipaglaban. Ha? Okay, okay. Oh. Parang hindi na muna ako mag for good, stay na muna ako dito sa UAE. Ama, maganda siguro. Pwede yan, maganda. Oh, ito. Kung merong good news, ay may konting bad news. Ha? Mukha lang konti. Pero siguro sa kanila, sa mga sindikato, baka good news to. Hindi ko ako sure. Ibinasura ng korte ang kasong illegal drug trading laban sa umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Dahil sa kakulangan sa ebidensya, pinabura ng Makati RTC ang inihain ni Espinosa na demurrer to evidence na kumisyon sa tibay ng ebidensya laban sa kanya. Absuelto rin sa kaso ang driver at bodyguard niyang si Marcelo Adoro. Ayon sa desisyon ng korte, hearsay o sabi-sabi lamang ang testimonya ng mga testigo ng prosekusyon laban sa mga akusado. May 2 pang drug cases na kinakaharap si Espinosa. Si Espinosa ay anak ng napatay sa kulungan na si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Kabilang siya sa mga bumawi ng kanyang testimonya na nagdadawit kay dating Senator Laila De Lima sa believed drug trade. Hindi natutulong ang mga balita. Kaya pa... Alam mo yung mga ganitong klaseng balita? Hindi ko alam kung ito ba ay paghahanda na para sa desisyon na sabihing hindi guilty si De Lima. Hindi ko alam, ha? Sabi ko pa, dahil kang bata ka talaga. O, sasabihin naman ng iba dyan. Technically, hindi naman hawak ni Marcos yan, eh. Hindi naman hawak ng executive branch yan. Yan po ay hawak niyang judicial, di ba? Ang nagdi-decide ho niyang korte. Yung mga ganyan, di ba? Sasabihin ng iba. O, technically, wala namang kinaugnayan. Bakit mo inaano si Marcos o yung mga departamento? Ito lang masasabi ko. Una-una, I think it's a little bit failure in our part. Diba? Tandaan ninyo, ang abogado na umuusig sa mga yan, ay walang iba kundi DOJ. Nasa ilalim ng DOJ. Prosecutor ng DOJ. Sila ho ang nag-uusig dyan. Kaya nga, diba, pagka ganyan,
meron tayong tinatawag na The Republic of the Philippines versus ganyan-ganyan. Kasi nga, yung tayo na, yung gobyerno na umuusig. I really hope na hindi naman ganun na parang pinabayaan kaya na-acquit yung mama. Di ba? Pero, anak ng weteng. Dati, yan ang dating sarado na eh. Case closed na eh. Ngayon, open na open. Mahina talaga. Hindi ko alam kung mahina. Hindi ako naniniwalang mahina eh. Pwedeng pinahina o pinabayaan, maaari. Pero masasabi mong mahihina yung mga abogado doon? I don't think so. Ako, I really don't think so. Mukhang merong ano dito, mukhang merong... Kaya nga ito ang tanong ko dito eh. Ito na ba'y paghahanda o para talagang humina? Kasi nagbago rin to ng testimony niya eh, di ba? Oh, isipin mo, nagbago ng testimony, na-acquit sa kaso niyang illegal drugs. Ano pa ang mangyayari dito? Ano kasunod na nito? Di ba? Ano kasunod nito? Alam na natin. Baka kasunod na nito. Ano yan? Makikita na natin ng daliri ni De Lima sa Senado. Gumaganong-ganon na yan. Diba? De Lima. Ano sa tingin ninyo? Kaya ito. Pagka nakikita ko mga to, naalala ko tuloy yung mga interview namin kay Bantag. Tsaka mga off the record na sinasabi ni Bantag na hindi ko maaring sabihin dito. Oh. For the record, ah, bago pa siya magkaroon ng warrant, doon namin na-interview at nakausap. Ah. Nung may warrant na, hindi na. Ayoko na. Delegates. Baka madamay pa ako dyan. Pero yun ang totoo nun. Eh, nung panahon na nakakausap namin si Bantag doon, eh, sinabi niya, wala na. Tayo ay nasa ilalim na naman ng mga sindikato. Yun lang ang sinabi niya. Kaya inuunti-unti na mawala. Ang sabi nga ganito eh. Ito yung naalala ko sa isa sa mga sinabi niya noon. Sabi niya, Tol. Tol ang tawag doon. Tol. Kung ayaw naman nila sa akin, Tol, pwede naman nila akong tanggalin eh. Yun ang sabi, ha? Yun ang sabi niya. Sabi ko, eh bakit sa tingin mo, hindi ka tinanggal at ganyan ang ginawa sa'yo? Tol, gumaganti na yan. Alam mo naman yung ginawa natin dyan. Hindi naman ako nagpapakasanto. Alam mo naman ang ginawa ko dyan sa loob ng bilibid. Gumaganti na yung mga sindikato na yan. Kasi kung ayaw lang nila sa akin, pwede naman akong tanggalin. Pwede naman nila sabihin eh. Hindi na kailangan gawang-gawang pa ng mga inventong kaso. Yun ang sabi niya talaga. Ang sabi niya sa akin, hindi. Ano yan? Talagang gusto na ako siraan, ganti na ng mga sindikato ng sa war on drugs. Sabi ko. Kasi naman ikaw, ba't mo binitawan? Ba't mo binitawan? Ba't binitawan yung granada? Sumabog tuloy. Hindi. Alam mo, sa loob-loob ko. Ito, ngayon walang sasabihin to, ha? Diba? Si Coach Oli, yan siya nagsimula nito, yung Bantag for Senator. Ito, idadagdag ko. Ha? Bantag for Senator sa 2025. Ang magpapatuloy ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Wala. Kung kayo, naririndi na sa droga, at talagang sinasabi nyo sa sarili nyo, sana si Pangulong Duterte bumalik para maayos uli ang droga. Eh, kasi sa tingin ko mukhang, hindi ko sure ha, pero parang medyo malayo sa ano sa realidad yun dahil ayaw talaga ni PRRD. Sana, ano na lang natin, si Bantag. Ano? Yun lang. Sana si, kasi ako naniniwala, ito si Bantag, galit to sa ano eh. Sa droga eh. Mainit ang ulo nito sa droga. At saka
siya lang yung pareho ni PR Arden ng style pagdating sa laban sa droga. Kaya nga, yun ang ano ko dun eh. Diba? Magpapatuloy sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ako gusto ko. Okay, kung gusto rin ninyo, eh, tulungan nyo kami na ikampanya itong si... Well, una-una, hindi ho kami nag-uusap ni Bantag. Ha? Hindi ko siya kinakausap. Ayoko kasi payo rin ng tatay ko yan sa akin. Eh. Huwag muna kasi may warrant yan. Baka madamay ka. Alam mo naman, tinitiktikan yan. Titiktikan ka rin yan. Siyempre, alam nila na kayo mga naka-interview sa kanya. Kaya sigurado, at saka sigurado ako, maingat siya si Bantag. Hindi makikipagkita yan sa amin. Bakit? Alam niya na tinitiktikan kami nitong, alam ko yan, sure ako, tinitiktikan kami nitong gobyerno na to. Para, ako, sa totoo lang, hindi ko naman nakakausap, hindi ko naman nakaka-text si Bantag ng direkta. Noon, kahit noon, hindi. Through another person, bago ko siya makakausap noon. Ito sariling ano to, kusa to. Kung gusto man namin siyang maging tumakbong senador, ito'y kusa. Hindi ko rin alam kung gusto niya, pero sa akin, gusto ko. Ganun talaga, gusto ko. Bakit ba? Kalayaan ko ito. Bahala na kayo. Kung gusto niyo rin, tulungan niyo ko. Tulungan niyo si Coach Oli. Tulungan niyo ang Banateros na ikampanya itong si Bantag bilang Senado. Pero may nakausap ako sa akin. Malakas to si Bantag. Kasi kitang-kita natin, yung pagdudurog ni Remulla kay Bantag, may pattern. Ginawa niya rin kay Tevez. Yun ang ano dun eh. Pattern. Diba? Natawa nga ako sa ano eh. Panoorin niyo yung expose ni Jojo de Guzman ha. Bukas i-play. Siguro sa isang araw i-play natin yun. Kunin ko yun Jojo ha. Paalam na ako sa'yo ha. Maganda kasi yung sinabi niya dun eh. Kinumpara niya yung sinabi ni ano. Di ba naalala niya yung helicopter na sinasabi ni Tevez na paano magkakasya ang anim dyan? Eh, pang lima lang yan. Oh. Dinagdagan pa nito ni ano ni Jojo de Guzman. Ano sabi niya? Kita mo ito si Remulla? Anong sinabi? Yun ang ginamit pantakas. Sa Senado, kinlear ni Bato na hindi pwedeng gamitin kasi under maintenance yung helicopter na yun. Pahiya talaga eh. Pahiya na naman si Remulla. Kawawang bata talaga ito si Remulla. Wala eh. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, yumayari dito kay Remulla eh. Hindi yung mga abogadong... Hindi, syempre, nandiyan na rin sila Panelo. Nandiyan na rin yung abogado ni Tevez. Pero yung mga vlogger ang nakakakita ng palpak niya talaga eh. Kahihi yan, di ba? Mahirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Yun ang problema talaga dyan. Yung talk, wala namang ginagawa. Ay, nako. Anyway, kaya nga eh, kung hayaan lang natin na magpatuloy itong mga nangyayari, nako po, grabe. Iba. Papakita ko sa inyo ito ha. Grabe ho ito. Sa pool sa CCTV, ang pamamaril sa 17 anyos na lalaki sa Nagcarlan, Laguna ang biktima, suspect din pala sa panggagahasa sa sarili niyang mga kapatid. Nasa frontline ang balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Mag-aalas 2 ng hapon nitong Martes, nasa pool sa CCTV ang panggigit-git at pagharang ng riding in tandem na yan sa isang rider sa Nagcarlan, Laguna. Ilang sandali pa, may isa pang riding in tandem na sumunod. Dito na pinagbabaril ang ginit-git na rider. Agad bumalagta at dead on the spot ang biktima na si alias Junjun. Base sa investigasyon, makikipagkita sana sa kachat niyang babae si Junjun. Yung pangalawang motor na nasa likod, yun po ang bumaril sa kanya. So nakita po natin sa CCTV po ay kinuha po nila yung cellphone ng victim natin. Nagulat at nanlumo ang ama ng 17 anyos na biktima sa sinapit ng kanyang anak. Nito lang po isang ano lang po, nung bago siya mawala, yung kaya siya po pinayagan. Kasi po, gusto niya lang maggala eh, kapag siya po binata, pinayagan ko po. Ay, sobra sad po, kasi solo po binata, alala ko yan eh. Naaresto ang isa sa mga suspect sa follow-up operation at wala rin siyang pagsisisi sa ginawang krimen. Membro umano siya ng tinatawag ng Scorpion na isa rin vigilante group sa Laguna. Nag-sian po ba nangyari siya? Hindi naman po. Hindi naman. Kasi
hindi rin po naman kasi hindi ka nais-nais yung ginawa po ng batang yun eh. Sa unang tingin, ordinaryong kaso lang ng pamamarila nangyari kay alias Junjun. Pero lumalabas sa investigasyon na naharap pala ang 17 anyos sa apat na kaso ng rape. At ang mga biktima, ang apat na menor de edad niyang mga kapatid. Tatlong taon daw paulit-ulit na hinalay ng binatilyo ang mga kapatid niyang babae na edad 15, 14, 12 at 9 gulang. Ginagawa raw ni Junjun ang krimen kapag nasa trabaho na ang kanilang mga magulang at silang magkakapatid lang ang naiiwan sa bahay. March pa po yung last na contact nila ng mga victims natin dito sa suspect. Opo, ni regular filing po natin and then based nga po dun, hindi po natin pwedeng huliin siya kasi nga po antayin po natin yung resolution or yung court order po. Sinisisi ng mga magulang ni Junjun ang pag-addict niya sa malalaswang video kaya nagawa ang panghahalik sa mga kapatid. Ang sabi niya po nung nanay, medyo napansin niya lang daw po itong anak niyang lalaki na nag-iiba na yung attitude tsaka yung behavior nung nabigyan nila siya ng cellphone. Sa kabila na nagawa ni Junjun, naniniwala ang ina niya na hindi tama ang pamamaril sa teenager. Masama po talaga ang loob ko gawa ng... Kasi naman, oo nga po alam ko na nagkaroon siya ng pagkakamali sa mga kapatid niya. Hindi ko lang po lubos maisip na sa ganitong paraan, pagbabayaran ng anak ko, ang naging kasalanan sa mga kapatid niya. Bago papatayin si Junjun, hawak na ng DSWD ang kanyang mga kapatid. Pinatawad na raw nila ang kanilang kuya pagkatapos ng pamamaril. Nasampanan ng kasong murder ang suspect sa pamamaril at patuloy na Alam mo, ito ha, ito lang ang problema ko dito eh. Wala ho akong kakampiyan sa kanila. Pareho silang mali. Okay? Pero ang akin dito kasi, minsan kaya nagkakaganito na rin ng Pilipinas. Minsan kumakapit na lang sa ganyan, sa vigilante. Kasi wala na hong batas. Na parang wala ho. Pasensya na ho ha, pero kaya nga yan isa ho sa mga sinabi ko sa PNP chip nung na-meet ko po. Eh, sabi ko, alam nyo, I understand na nag-usap kami tungkol sa statistic na sinasabi na bumaba ang krimen. Eh, ito ang statistic. Sabi ko, yes, yan ang statistic, pero on the ground, hindi yan ang nangyayari sa tingin ko. At sa tingin ko, meron talaga tayong problema in terms of peace and order ngayon. Hindi lang naman po ako magsasabi niyan. Kahit to si Senator Bato, sinabi ho yan. May peace and order tayong problema ngayon sa Pilipinas. Kaya nga, umaabot na ngayon, hindi ko to sinasabing justifiable ha, kaya nga umaabot na ngayon na ang tao parang nagiging vigilante na lang dahil parang sa tingin nila walang hustisyang nakukuha sa kapulisan o kaya sa justice system ng Pilipinas. Diba? Yun ang naiisip niya mga yan eh. Wala, parang sa tingin nila, kung aasa lang sila, eh walang mangyayari. Imantakin mo, alam naman pala nilang lahat dyan na may ginagawa yung anak nila. Tapos, parang ang dating wala, inantay pa. Maybe, siguro, I really don't know. Wala ba kayong tiwala sa mga pulis dyan na aaksyonan yan? Nababagalan ba kayo? Pero definitely, there is a problem. Pag mga vigilante ay pumasok na, nakakatakot yan. Kasi remember, okay, vigilante sila. They have power. They do it for the sake of mawala yung mga masasamang nila lang. Pero remember, once that power, wala nang hangganan yan. Pagka yan ay lumala at nakita nila na kaya naman pala. Pagka ano, wala naman palang mangyayari sa atin pagka tayo naging ganito. Diba? Kaya sana, itong mga kapulisan natin medyo may gawin. Diba? May gawin kasi kung pambihira. Ako, agree ako na mawala, mamatay ang mga masasamang nilalang sa Pilipinas, pero not to another wrongdoing. Diba? Kasi kung ito tolerate lang natin another wrongdoing na para mawala ang mga ganitong wrongdoing, maniwala kayo sa akin, para kang gumawa ng ano, army na eventually in the future, pag yan lalong lumakas, yan ang magiging power. Diba? Yan ang magiging pag walang batas na sinusunod, patay tayo dyan. Kaya sana, magkaroon ho ng talagang mga kapulisan natin, lalo na sa probinsya.
sa probinsya kasi medyo limitado ang galaw ng pulis. Ewan ko kung bakit. Hindi, ito walang biro to. Sa probinsya, meron talagang kulang. Kulang sa justice system. Minsan, yung kaso ang tagal. Kaya ang dami diyang ano eh. Marami diyan ang nangyayari na kababalaghan sa mga probinsya, yung mga kamag-anak. Kaya nga sabi ko nga sa may mga kinakausap nga akong kakilala kong kaibigan na may mga anak, sinasabi ko nga sa kanila, wag na wag niyo ipagkakatiwala yung anak niyo sa kahit sino mang kamag-anak niyo. Kasi sa totoo lang, yung mga ganyan, yung mga abuses na nangyayari, nangyayari yan sa kamag-anak eh. Pagka iniwan na sa kamag-anak, wag na wag niyong iiwan ang anak ninyo sa kamag-anak. Kung hindi niyo kayang alagaan ng personal, huwag na kayong mag-anak. Wala kayong kwentang ama at ina. Yan ang totoo. Kasi pag yan, lalo na ngayong panahon na ito na sumasama na ang mundo. Alam, napanood nyo yung ito. Grabe ito. Gusto kong banatan tong animal na ito. Wait, hindi ko lang nailagay eh. Pero ayan. Nakita nyo yan? Ay, grabe yan. Sabi ko, sobra na. Kailangan ng ano ito, galawan ng ewan ko. Although, sabi nga ng DepEd, private ito eh. So wala silang magagawa kasi private ito, hindi ho sa jurisdiction ng DepEd. Pero alam nyo, nung nakita ko ito, sabi ko dapat yung security kinalangkad yan eh. Hindi ako yung security, kinalangkad ko yan. Kasi bata pa lang ganyan na umasal, abay walang yang yan. Kalangkarin nyo yan, palabas. Ano may sinasabi mo banat ba? Eto, panoorin nyo. Oh, pasok. Alam mo, alam na si Gero. Pero ginawa na si Gero. Tiger, isipin mo yun, Tiger! Tiger! Ginawa na si Gero, Tiger! Ginawa na si Gero! Gawin sa akin. Nasaktan mo ako. Tama! Pero alam mo, meron may problema din ho dito si teacher, ha? Dali, linawin natin na yung Tiger, yung security ha, hindi si teacher. Kaya lang yung teacher, parang umaasar Tiger din eh. Naintindihan ko kasi itong lalaki na ito, yan, nakaputi na yan, pumasok sa isang classroom na hindi naman siya kasama doon, hindi naman siya estudyante doon. Tapos nang gulo, sinagot-sagot yung teacher. Sana yung teacher, nagkaroon siya ng somehow ng pareho silang high blood, bawasan niya yung pagkain ng taba. Hindi, wala. Seryoso ako. Yung taba kasi talaga nakaka-high blood dyan eh. Bawasan nyo yan. Boss Dada, sabihan mo nga yan. Sama-sama kayo magbawas ng taba. Hindi, alam nyo, totoo ha. Eto, ako, against ako talaga totally dun sa estudyante. Sira ulo ng estudyante na yan, dapat kalad ka rin yan. Papalabas talaga ng security guard. Pero sana yung teacher, hindi na lang nagsalita. Alam mo, ikaw yung matanda eh. Ikaw yung nakakaintindi. Dapat tumahimik ka na lang. Tapos, labas ka, tawagin mo yung teacher. Ay, teacher, tawagin mo yung security. Let the security handle. Hindi ikaw yung sumasagot ka pa. Parang napikun ka pa eh. Kasi pinikun ka eh, binastos ka. Di ba? Pinastos ka, so parang napikun ka. Kaya medyo nakikipagtalo ka. Huwag kang makikipagtalo, teacher ka eh. So, sana mas expected namin na mas umintindi ka, maybe lumabas ka na lang, di ba? Lumabas ka na lang, sinumbong mo na lang sa security, pinakaladkad mo sa security, ganun na lang. Eh, tingnan ninyo. Normal reaction lang yan, boss. Oo, pero bilang guro, dapat mas marunong siyang magbalanse ng emosyon niya. Alam ko ho yan, kasi kasama yan sa training ng teacher eh. Viral ang video na ito ng pakikipagtalo ng isang college student sa isang senior high school teacher. Ang estudyante nakainom umano at nagpilit na makisit. Dito sa part na ito, okay pa yung guro. Okay pa yung guro. Mamaya, papakita ko sa inyo yung part na medyo sabi ko nga dapat hindi niya na ginawa. In sa klase, sinubukan ng guro na palabasin ang estudyante. Lalong tumaas ang tensyon ng teacher. Gusto mo wag magsalita ang teacher, hindi ho yan ang sinasabi ko. Madam, makinig po muna kayo, ha? Wag muna kayo magsalita, makinig muna kayo. Papaliwanag ko sa'yo. Tila nang gigil daw ang estudyante sa guro. Kalaunay dumating ang school security, kaya nailabas ang estudyante.
Sa isang pahayag, kinumpirma ng STI College Ortigas Cainta ang insidente. Sineseryoso raw nila ito at agad natutugunan. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa lahat ng sangkot para mas maunawaan ang sitwasyon. Ang DepEd ipasisilip daw ang insidente. Pero dahil pribado ang eskwelahan, may sarili raw itong disciplinary rules. Ay, hindi pala pinakita dito. Ito yung sinasabi ko sa unang part eh. Ayan. Ayan o, kausap na nung security yung lalaki dyan. Kasi malinaw yan sa TikTok eh. Pero ginawa ko si Gero. Tiger, isipin mo yun, Tiger! Diba, ayan na yung security. Dapat, yung time na, hinayaan na lang ng teacher. Lumapit pa eh. Pero teacher yan! Anong gusto mong gawin sa akin? Anong gusto mong gawin sa akin? Lumusog pa siya eh. Ito yung part na sa tingin ko mali. Okay? Mali na talaga yung lalaki. Talagang mali. Yung estudyante, mali talaga yan. Dapat yan, kick out. Eh, ako walang biro. Dapat yan, kick out, pangalanan, para lahat ng ibang eskwelahan, hindi na. Hindi na siya tanggapin. Pero sa part na to, palabas na sila eh. Kasama yung security. Ayan, puro security na yan eh. Palabas na. Si teacher, nandito na siya sa side na to. Sinundan niya papapalabas. Di ba? Ito yung beginning. Okay? Ito sa beginning, tama lang siya dyan. Tama lang siya dyan, kinausap niya. Matino, maano pa sila eh, pareho pa silang kalmado dyan. Pero yung papalabas na, naku po. Pag nakita nyo sa TikTok, sabi ko nga, dapat madam hindi na ho kayo lumapit. Alam mo yun? Actually, ginanon na nga siya ng security. Ginanon na rin siya ng security. Tama rin yung security. Nilayo rin yung teacher eh. Kasi parang lumapo, parang ano pa eh, para pang, kasi nakita niya na nandun na yung mga security. Mas masado niya pang pinrubok. Alam nyo, ito lang yan. It's part of the job ng isang teacher ang maging talagang pasensyoso hanggang kaduluduluhan. Sorry to say ha, pero trabaho nila yon. Alam ko ho yun, bakit? Nandaan ninyo ang nanay ko, teacher. Ang nanay ko, dean ng isang university. So alam ko ho, ang galaw ng mga teacher, lumaki ho ako sa opisina ng dean's office. Lahat ng mga teacher doon na naging teacher ko, kakaibigan ko. Alam ko ho yung galawan. Alam ko yung responsibilidad nila na minsan kahit makukulit na talaga, they have to be patient sa kaduluduluhan. Kahit may mag-amok pa dyan, kasi nga, you are responsible in making sure everything is, alam mo yun, mapayapa. Hindi mo dapat hanggang kaduluduluhan. Sabi pa nga niya sa student, na-video mo, pasa mo sa akin ha. Actually, may point ka dyan, Malu. Wala lang kasi dito eh. Hindi ko lang mali pala yung nailagay kong ano. Nandun yun. Tingnan niyo sa TikTok yan. Pero sa akin, maliit lang naman yung dapat nating i-correct dun sa teacher. Maliit lang. Ang talagang malupit dyan, yung estudyante. Yung estudyante, alam mo, nung pinanunod ko to, sabi ko nga, nung panahon namin, all boys kami, ha, Claret School. La kami loko-loko noon. Naalala ko yan, loko-loko naman kami talaga noon. All school, ano kami, all boys kami noon, loko-loko kami. Nananampal ako noon. Pag hindi ko nakurso na dahan yung tumingin sa akin, sinasampal ko. Hanggang pinakamalalang nangyayari sa amin noon, sinasaksak ng ballpen, ganun. Pero ang pinapatulan namin, mga estudyante lang din. Ibig sabihin kami lang. Pag mga estudyante, talagang iringan yan. Mga estudyante, bastusan yan. Pero never kami nang babastos. Kahit ako ay sobrang, I'm not proud of this. Ah. Kahit sobrang bully ko nung bata ako, hindi po ako nang babastos ng teacher ever. Ilang beses na nga akong binato ng teacher. Magaling lang, kumila, gumagano lang ako eh. Hindi, totoo, ilang beses na po akong binato ng eraser ng teacher, ilang beses na akong pinagmumura ng teacher. Lalo na yung ganun naming teacher na sa math, talagang galit na galit sa akin yun. Ewan ko ba, porkit pangit ako, pero pag pogi, nilalambing niya.
Pero pag ako galit na galit sa akin yun. Hindi, alam mo, ito ha, walang biro to. Kaya never ko naisip sa sarili ko na pogi ako eh. Kasi nung panahon ko noon, marami sa aming teacher noon, ganun. Totoo naman eh, ewan ko nga ba't sila kumukuha teacher na ganun eh, alam na nga nilang all boys yun. Tapos pag pogi, pag makinis, maputi, lalo na pag naka-PE shorts, yung mga teacher ang mabait na mga ganun. Pero sa akin, kahit anong shorts ko, ang sama ng ugali sa akin ng mga teacher. Galit na galit sa akin. Walang biro. Galit na galit yung mga teacher sa akin. Alam mo, doon ko na lang na-conclude na pangit talaga ako. Kung hindi ako binabato, minumura ako. O kaya naman, hindi ako pinapansin. Pero alam nyo, kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, kahit anong bully ko nung bata ako, never akong nambastos ng teacher. Yung lalapit ka, gaganyanin mo yung teacher. Sabi, kaya nga nung nakita ko to, sabi ko, grabe itong batang pinagdadaanan itong batang to. Alam mo yun? Grabe itong batang to. Para mang ganyan ka ng guro, iba ang kinalakihan mo. For sure ako dun. Ha? O grabe rambulan dun, araw-araw ko rin. Pagkatapos ng school. Mamaya ka sa akin, mamaya ka sa akin. Paglabas talaga. Ganun sa amin. Eh, mantakin mo, hindi nga nila alam. May daladala na ako nun eh. O, totoo. O, nung time na yun ha. Ganun sa aming kalala. Kasi kang wala, yari ka paglabas mo. Ganun kalupit. Pero kahit, kaya kinikwento ko to, hindi pare pagyabang ha. Kinikwento ko to kasi sinasabi ko sa inyo, nung panahon namin, hindi ganyan. Kahit anong loko-loko ng estudyante, hindi pumapatol sa teacher. Talagang pag teacher nakausap, alam mo yun, bastos, pero pangiti-ngiti na lang. Ako, katulad ko, bastos ako nun. Pangiti-ngiti lang ako. Wala akong magawa eh. Teacher kita eh. Ganun lang ako. Pero ngayon, isipin mo, may ganitong klase. Medyo iba na, iba. Iba na, iba na to. Sabi ko, sabi nga, anong pinapanood namin ng mga girls to kanina, alam mo, sabi nila, alam mo, sir, may problema yan sa bahay, kaya ganyan yan. Kaya ganyang nagwawala yan, bakit lasing? Baka it's either may problema yan sa jowa o may problema yan sa pamilya niyan. Hindi naman magagaganyan yan eh. Hindi ganyang kalakas ang loob niyan na mambastos ng teacher kung walang problema yan sa bahay. Alam mo, honestly, ito lang masasabi ko. We are on in a very very sabi nga eh, di ba? Kahit ayaw niyong maniwala at ayaw niyong magpaka pag-usapan ito. This is really true. Sabi nga eh, darating talaga ang panahon na kung saan people will be lovers of themselves at pasama ng pasama ang mundo. Alam mo, minsan natatakot. Ako, kahit ako personally, sabi ko, nakakatakot na ngayon. Ano? Yung mga nakikita mong mga krimen ngayon. Eh, aside from meron tayong pabayang gobyerno, ha? Meron tayong gobyerno medyo mahina, eh parte talaga na ang mundo ho ay pasama na ng pasama. Medyo iba na ngayon, iba na ang timpla ng tao. Sa kalsada na lang, ang bilis na mag-init ng ulo kasi sa tindi ba naman ng traffic eh, di ba? Sa tindi ba naman ng traffic, konting ano mo, talagang kanina, pauwi kami ito, walang biro ito ha, pauwi kami. Buti na lang, mabait ako. Buti na pag-isip ako kasi merong, malayo kami, di ba? Pinanggalingan namin malayo. Laguna, yung show namin kanina. As in, nasa kalsada, oh. Sinasalubong kami. Ayaw tumabi. Sabi niya, probinsya ko to. Dito ako nakatira. Parang ganun ang dating ng tao. Parang, hindi kayo dapat nandito. Ganun kasiga, parang lasing eh. Sabi ko, grabe na talaga ngayon. Ang mga tao, hindi na takot sa kotse magpasagasa. Sinasalubong kami. Talagang gusto niya magpasagasa. Sabi ko, ano kayong problema ng tao na yun? Sa sobrang sabi nga,
Eh, may kasabay ako. Sabi nung mga kasabay ko mo ako, sabi, sir, iwas ka na lang. Hindi, anong iwas? Babanggain ko yan. Wala ko sinabing ganun. Iwas ka na lang, sir. Sinasalubong ka na. Ayan na, ayan na. Eh, alam mo mga babae, sumisigaw pa. Ayan na, ayan na. Talagang hindi tatabi. Lasing. Alam mo yung mga ganun. Sabi ko, ano ba namang klaseng mundo na meron tayo ngayon? And, alam mo, that's really true. Diba? Talagang totoo. Bakit to? Biblia ho ang nagsabi niyan. Habang palapit ng palapit ang panahon na ng mundo na ito ay na pagbabalik ng second coming, pasama ng pasama ang mundo. As in, pasama ng pasama ang mundo. Ano? Paano nangyayari yung pasama ng pasama ang mundo? Nagiging lovers of themselves. Everything, yung sinasabi kanina, yung sa nanonood kasi ng mga malalaswa, ha? Yung ganyang may problema, lovers of themselves yan. Kasi he wants to please himself, kaya nood na nood. Yung isa naman, bakit nangaano ng tao at hindi na lang umintindi, di ba? Kasi hindi ako papatalo. Ayan mga tao ngayon, hindi ako papatalo. Ako may karapatan, ako lahat, ako. Ganyan ang tao. Kaya nga yung ano eh, lovers of themselves, yun ang pinakaugat niyan. Yung ang tao, lagi niyang iniisip, how can I assert my rights? How can I assert my pagiging entitled na tao? Ah, sino connection mo? Sino connection mo? Di ba? Ganyan na tao ngayon eh. Sa trapiko. Eto nga, eto. Papakita ako sa inyo ha. Retiradong pulis naman. Walang pakialam. O, panoorin nyo to. Driver ng isang SUV na naka-hit and run umano sa Baguio City, nagtangkapang tumakas kahit na hinarangan na ng barikada ng mga pulis. Yan at ipapa sa spot report ni Jonathan Andat. Sinubukang takasan ng nagmamaneho ng itim na SUV na yan ang mga pulis sa Marcos Highway sa Baguio City. Bago niya nagbarikada ang mga pulis, pero humarurot ng takbo ang sasakyan. Dito na inatrasan ng isang police vehicle ang SUV. Ayun. Bumurot din ang baril ang mga otoridad dahil hindi umano maawat ang suspect. Oh my gosh! Oh my gosh! Alam mo yun, sabi ko nga, grabe, grabe itong mga nangyayari ngayon sa bayan natin. Talagang, eh, alam mo yung isipin mo, ano to, pababayaan na lang ba natin na ganito? Ganito ang ating mga kababayan? Dahil sabi ng Biblia, sasama ng sasama ang mundo, hayaan na lang natin. Hindi. Tandaan ninyo, kaya nga po tayo tinawag, sabi nga, di ba, ng Biblia din. Kaya nga may salt and light eh. The purpose of salt and light to make sure yung darkness maliwanagan at yung salt para ma-preserve. Di ba? Yun ang purpose nun. So ano ibig sabihin? As a government officials, as a government public servant, talagang dapat paigtingin pa ang ating peace and order na sa Pilipinas sa pamamagitan ng ating pulis. Alam mo, ito, ginawa nga ng pulis na lahat eh. Pero, ewan ko, siguro talagang wala eh. Talagang ito, wala nang galang sa... Isipin nyo, hinarang na lahat. Wala eh. As in, sabi ko, ano kayang nasa isip nitong mama na to? Porket retired siya? Retired, ewan ko kung anong retired do siya? Eh kung meron man sigurong violation, ang dali lang naman pagbayaran ng violation. Unless there is illegal activities. Di ba? Kasi kung may violation lang naman, sus, pwede naman yung bayaran yun. No? Kaya, pero kung may illegal activities, baka, hindi natin sure. Ha? Ewan ko. Ha? Oh my gosh! Ang driver, oh isang retiradong pulis pala na naka-hit and run ang motorsiklo. Is this true na dating pulis ito? Yes, he is a retired police officer. Lumalabas na nakainom daw ang suspect at binantaan pang babarilin ang mga sakay ng motorsiklong nasagi niya. Walang pahayag ang suspect na nasa Baguio City Jail at naharap sa patong-patong na reklamo.
Diretso kulungan ang magpinsan na itinuturong ng gahasa sa 15 anyos na dalagita sa Quezon City. Ayon sa mga police, May 31 unang nangyari ang panggagahasa ng isa sa mga salarin. Yung isang suspect natin na kagawa na ng pangahalay sa kanya at pinagbantaan siya na huwag magsusumbong at kasi dadami niya yung pamilya, papatayin niya. Nitong Lunes, naulit ang krimen matapos sumunong pagbantaan at pilitin ng biktima na makipagkita. Naglakas loob na ang biktima na magsumbong sa kanyang nanay. Walang pahayag ang dalawa nang tanungin kaugnay sa allegation laban sa kanila. Sasampahan sila ng reklamong statutory rape at child abuse. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ay nako. Anyway, sana, eto nga yung ano eh, sana ay medyo, ewan ko, maybe because of, siguro drugs na rin. Hindi ko alam kung because droga na ang mga dahilan kung bakit nagkakaganito. Pero PNP chief, sa tingin ko, meron kayong dapat gawin. Kasi maaaring sa statistic ninyo, medyo bumababa. Pero kami ho, nagtitiwala ho sa inyo. Dahil kayo, marami ho nagsasabi sa akin na kayo'y magaling na PNP officer. Kaya nga, ang ano eh, nagkagulatan daw sabi nila dahil mula sa ano biglang naging PNP chief to. Hindi ina-expect nung iba na magiging PNP chief to, pero dahil talagang magaling yung mama, naging PNP chief si Acorda, di ba? So ibig sabihin, meron talaga siyang kakayanan. Eh, sana ho yung mga ganitong bagay eh masolusyunan niyo kasi alam naman natin habang ang droga ay kumakalat, which is hindi na naman natin pwedeng i-deny yan, kumakalat talaga ang droga, eh yung mga maliliit na crime, actually, hindi na nga maliliit eh. Mga katulad na ganyan, di ba? Hindi na ho maliliit yan. Lalong-lalo na yung issue ng sa mga minor. Kawawa eh, kasi alam ko, wala sa batas natin, medyo mahirap. Mahirap para sa batas na makulong yung mga minor. Pero sa akin, more than the parusa, ako, pabor ako dyan sa bitay. Pabor ako dyan sa bitay. Pero more than that, siguro the prevention. Di ba? Sana yung prevention ng ano dyan eh. Kasi yung visibility ng mga police, yung tiwala sa mga police, importante yan eh. Kasi kung alam mong may police at talagang a-action ang police, magsusumbong ka eh. Di ba? Yun ang katotohanan eh. Kahit to ako eh, sabi ko nung una, nung nawala ho yung scooter ko, sabi ko, huwag na, sa mahal. Namamahalan ako. Sabi ko, anak ng wedding. Parang nawala 100 ko doon. Nang ganun-ganun. Sabi ko, kung i-re-report ko to, wala namang mangyayari din eh. Di ba? Ano mo yung ganun pakiramdam? Wala namang mangyayari dito eh. Di ba? Pero, sabi ko, bahala na. Subukan ko. Alam mo nung sinubukan ko, hindi ko akalain na meron pa pala tayong mga pulis na talagang aasikaso. Eh, sabi ko nga sa inyo eh, yung unang araw, hindi nag we failed. Ilang beses kami nag-attempt na e-entrap yung tao. We failed. Nawala na ako ng loob kasi pagod na ako eh. Pagod na ako, na tatlong oras kami nag-aantay, apat na oras kami, di na nga ako nakakapag-live noon. Pagod na ako, may trabaho pa ako, di ba? Pero yung police ang nangungulit sa akin. Sir, eto na. Nakausap na namin. Tama na. Lolokohin na naman tayo niyan. Walang biro to, ganun ang reaction ko. Tama na, lulukuin na naman tayo niyan. Pag-aantayin na naman tayo niyan. Hindi sir, sigurado na to. Swak sa banga to, sigurado. Sabi ko, alam mo, walang biro ah. Nagulat po ako doon sa pulis na umasikaso. Kasi hindi ko ina-expect na akala ko, dahil nga we failed nung mga unang attempt, pababayaan na lang niya kung hindi ako magpa-follow up. Hindi na ako nagpa-follow up eh. Wala na nga ako sa plano ko. Sabi ko, nag-move on na ako. Mabilis ako mabuon sa buhay ko eh. Pag may hindi magandang nangyari sa buhay ko, mabilis ako mag-move on. Ayun nga, move on na ako dyan. Hayaan mo na. Wala tayong magagawa dyan. Sana na lang, magamit niya sa magandang bagay yung scooter. Pero yung police, finalo up niya. Ginamit niya yung jowa niya para ma-entrap yung lalaki. Ganun. Kaya sabi ko, meron pa tayong mga kapulisang matitino. Maniwala ko kayo sa akin, meron pa. Kaya sana lang, PNP chief. Ako, ito lang ha. Medyo alam kong mahina talaga yung nakaraang PNP chief. Kasi pag kinausap, pag sa mga media, medyo mahina talaga eh. Pero sana PNP chief, Acorda, medyo ngayon, paigtingin natin sir.
paigtingin natin, ibalik natin. Makakatulong nyo kaming banateros. Kung kailangan ibalik ang tiwala sa inyo kung may mga magsusumbong at excuse me, at pwede naming ilapit sa inyo, gagawin namin. Diba? So, inabutan mo ba yung police na nakasolve banat by secret? sana lang talaga matulungan nyo po. At yun naman, dito din tayo nagtatapos. Ha? Alam nyo, sa buhay na to, marami talagang parang it seems hopeless, di ba? Pero don't ever forget. Sabi nga eh, one day, isang araw. Hindi, seryoso na to. Hindi, one day, isang... Alam mo ito minsan eh, naiisip ko kasi, di ba? Ang hirap magtrabaho, nakakapagod. Marami sa inyo napapagod na magtrabaho. Marami sa inyo, ang dami na kang problema, relationship, kaibigan, o asawa, o jowa. Maging relationship nyo sa trabaho nyo. Yung mga katrabaho nyo, minsan nang hirap talaga. Yung mapapaganong ka na lang, bakit ba hindi na lang pwedeng padaliin ang buhay? Sino sa inyo nakapag-isip nun? Napaisip ko minsan yun eh. Bakit may mga taong kailangan talagang dumating sa buhay mo para pahirapan ka? Sino nakaisip nun? Naisip ko palagi yun eh. Bakit may mga taong pahirap sa buhay? Hindi ba pwedeng padaliin na lang ang buhay? Diba? Minsan mapapaganong kayo, bakit may mga taong isinilang sa mundo na ito para pahirapan yung buhay mo? Bakit kailangan mo silang makasama? Pwede bang wag na lang? Diba? May mga ganun eh. Diba? Sa trabaho natin, o kaya sa, kung hindi man sa trabaho, sa pamilya. Kung hindi man sa pamilya, sa community, yung kapitbahay mo na buraot. Alam mo yung kapitbahay mo na simple lang eh. Halimbawa, may mga ganito tayo instances eh. Ayaw magparada ng maayos ng kapitbahay mo na sana mababawasan ng stress sa buhay mo, problema sa buhay mo, dadagdagan niya pa. Pwede naman siya magparada ng maayos. Di ba? May mga ganun. Hindi niya ba naisip na nakaka-istorbo siya ng kapwa? Di ba? Meron bang ganyan na, di ba? May mga ganyan tayo sa buhay eh. Yung parang, bakit may ganito? Hindi nyo ba isipin na minsan nakaka-istorbo na kayo sa buhay ng may buhay? Di ba? Ganyan eh. May mga ganyan. Talaga. Alam nyo, ito lang ang naiisip ko. Ito lang talaga naiisip ko. One day, matatapos ang lahat. And magkakaroon tayo ng isang matinding bakasyonan. Hindi nga bakasyonan, tirahan na. Di ba? Alam niyo yung sinabi ng Panginoon na I will prepare a place for you. Alam mo, yun ang lagi kong inilalagay sa puso ko. Pag napapagod ako, minsan napapagod ako na sa buhay, sa trabaho, sa mga issue, sa mga politiko, na kahit paulit-ulit kang, minsan napapaisip ka na parang wala naman eh. Parang wala naman pagbabago kahit anong daldal mo, yung mga politiko. Ganun pa rin. Tapos yung mga tao, tatanga-tanga pa rin, naniniwala pa rin. Di ba? Minsan may ganun pakiramdam. Tapos, ang daming pang problema, bayarin mo. Tapos, may mga problema ka pa sa work, may mga ganyan eh. Pero, yun na lang iniisip ko eh. Yung sinabi ng Panginoon na, sabi ng Panginoong Jesus na, I prepared a place for you. So, iniisip ko nga, Lord, ano kaya yun? Two bedroom? Na may sala. Sana naman, Lord, may sala kasi hindi pa ako nakatikim ng may sala. Ito kasi kwarto ko. Pag tayo ko, sala na. Pag pihit ko ng konti, lababo na. Pag pihit ko ng konti, malapit na ako sa CR. Pag pihit ko pa ng konti, nasa labas na ako. Alam mo yung napapaisip mo ng ganun? Sabi ko, Lord, you prepared a place for me. Di ba? Ibig sabihin nun, one day, meron akong titirhan na napakaganda. There will be no more tears and pain. Yun ang ating hope na asahan sa atin, di ba? Yun ang ating asahan sa buhay. If you put your trust and faith to our Lord Jesus Christ, someday,
mapupunta tayo dun sa napakagandang lugar na kanyang ipinangako at inihanda para sa mga nagtiwala sa kanya. Ito po, gusto ko lang iwan sa inyo to. Magandang ano po ito. Ano napansin nyo kay Elijah? Sinundo siya ng Diyos. Ang alam nyo po bang ganyan-ganyan ang pangako ng Diyos para sa atin? Sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms and I will go to prepare a place for you. Sabi ho ng mga alagad, eh Lord, hindi naman namin alam yung daan. Paano kami makakaparoon? Ano sagot ni Lord? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Hindi mo kailangan alamin yung daan. Susunduin kita. Sa totoo lang, kahit ang isip mo, akala mo kaya mo pumunta ng langit, pagdating mo doon sa pintuan, hindi ka papapasukin. Hindi ka kilala. Lord, ako po yun. I never knew you. Maliban kasama mo si Jesus, sinundo ka. Eh, Lord, alam mo bang criminal yung kasama mo? It doesn't matter. Friends na kami. Kung nagsisi na siya, daladala ko na siya ngayon. Hindi na mahalaga kung criminal siya. Hindi na mahalaga kung malabo siyang tao, dati siyang chismoso, laki siyang loko-loko, na hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, nagsisi siya, kasama ko na siya.